Hello, Padma. Good afternoon. Good morning. May ganap siya tat sa inyo. Paus pa rin ako. Kala ko tapos na yung sipon ko. Hindi pa pala. Yan, siya tat sa inyo lahat, ha? Hello, Marilyn Agunos. Hello, hello, hello. Yan. So, ayan, set up muna natin, Kuya Bal Santos Matubang, may galap set out, Ati Ina Black, ayan, Ikalinga Prab, no, Dodong Ruel. Siyempre, supportahan pa rin natin si Joey the Great. Okay, set up natin din ang ating Rise Above International. Banat Bagsik, may galap set out sa'yo. Team Daddy Frankie, Aling Rochelle, set out. Lalo na sa ating mga Kalinga. Alam niyo, madaling araw na dito eh, mag-alas 2:30. So, hindi pa ako makatulog. Habang hindi ako nakatulog, nagbabasa ako ng Bible. So, anyway. Shout out sa inyong lahat mga nandito po. Ako talaga, hindi ako ibig sabihin, kung ano man nangyayari dyan, no? Kung ano man nangyayari dyan, kina Mighty Amy, Kuya Brooks, no? Hindi po ako makikisaw-saw dyan dahil away pamilya, away magkapatid yan. Pero magbibigay lang tayo ng tawag dito, opinion, no? Gaya ng nakalagay dyan, no? Kailangan talaga ang taong disiplinahin o kailangan talaga ang disiplina. Yan. Ano po yun? Ayan, binigyan ko kayo ng quote dyan, ha? Proverbs. Ayan, siyempre si Kuya Bal. Susundan natin si Kuya Bal, no? Dahil sinundan ako ni Kuya Bal ng Galatian. So susundan ko rin siya ng Proverbs 21-23. Yan po kasi ang dahilan ng bakit ang mga tao dito nagkakaroon ng problema, kagaya ni Michelle Japina, dahil po wala nang tigil kadadaldal, no? So, napakalaking bagay po yan. Kahit na hindi tayo Kristiyano, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, pero common sense lang talaga ang mga pangyayari o pwedeng mangyari. Dahil nga, alam naman natin, pag masyado tayong madaldal, mayroon po yung consequences, di ba? Hello, Marlene Agonos ulit. At sa ating mga Merna Duki, shout out sa iyo, sis. Dito kasi, siyempre nandoon ako sa life ni Kuya Bal, no? At narinig ko yung decision ni Kuya Bal doon sa kanyang kapatid na si Kuya Brooks, at magandang hapon din po, no? Marisa Sunagawa, gandang hapon. Shout out sa you, sis. Ayan, palakpakan po kayo. Ayan, Anthony Tunda, shout out po sa inyo. Ayan, para meron tayong mabit-bit, no? Pagkatapos ng aking live, meron tayong makukuha kasi ito, parang, ano ko na, parang, sinasabi ko sa sarili ko, magmula ngayon, magla-live ako, magbibigay ako ng quote galing po sa Bible. Magtuturo ako dito ng Bible, no? So, parang dito na rin ako nakipag-discipleship sa inyo, nakipagsalamuha sa inyo. Kahit na hindi kayo yung iba dyan, hindi Christian, at least meron tayong mapupulot. Good evening! Ayan, good evening din sa iyo, Merna Duki. So, yung mga hindi po alam ang mga Bible words, Bible quote, yan po ituturo ko dito. Siyempre, magbibigay ako ng mga reaction at ihahambing ko ang sitwasyon ng mga tao dito batay po sa sinasabi sa Bible. So, yan po ang gusto ko kasi matagal ko na kasi talagang gawin ito noon pa. Pero, pinagalitan po ako nang una akong pumasok sa YouTube. Pinagalitan talaga ako na huwag daw ako magbigkas-bigkas ng mga verses or Bible quote dahil daw maiilang daw yung mga tao sa akin, kasusuklaman daw ako.
So, yun po ang napag-aralan ko. Pero, all these times, no, ilang taon na ako dito sa YouTube at bilang Kalingap, baliktad eh. Baliktad. Mas nakikita ko dito maraming tao na nagugustuhan pa ang yung ipinayo sa akin na huwag daw ako magsalita ng mga Bible quote. Kasi daw, kalabanin daw ako ng mga tao, marami daw ako magiging bashers. Pero ngayon nakikita ko, baliktad, kabaliktaran, na mas marami akong followers na mga organic talaga, no? So, I love you all, sabi ni Fatma, kung gagamit tayo ng verses sa Bible. So, kagaya nito sa Proverbs 21, verse 23, no? Na nakalagay dito, na guard your mouth. Guard your mouth and tongue. No? Sweet chance, shout out sa'yo. Guard your mouth and tongue, no? So that way, you can keep yourself from calamity. Mabantayan mo ang sarili para hindi ka daw masisira. Kasi pag napadaldal ka, ubod ka ng daldal, ang dami mo ng mga mali-mali, nakaka-apa ka na ng tao, nakaka-insulto ka na ng tao, nakakasira ka na ng damdami ng mga tao. Pag hindi mo pinontrol ang bunganga mo, yung bibig mo, pati dila mo, kontrolin mo rin, kagatin mo, dila mo. Kung meron kayong hindi kaya nga pwede kasabihan nga, kung wala kayong masasabing maganda sa kapwa, itikom nyo na lang ang mga bibig ninyo. Kasi po, nasa Proverbs po yan. Yan yung yun, no? Proverbs 21:23. Guard your mouth and your tongue because that will keep you from calamity. O, anong calamity? Kagaya nang nangyari ngayon kay ano, no? Itong dalawang tao na to. So, parang calamity po yan. Ay, Marilyn Agonos, maganda yan, Madam MC, ayan. So, buti meron tayong mga Christian dito. Oh, nagtuturo talaga ako ng Bibles, guys. Nagtuturo ako ng Bible. Kaya, kasi siyempre, gusto kong balikan yan para sa mga tao naman na busy-busy, no, na magsimba, busy-busy magbasa ng Bible. Kahit isang salita, dalawang salita lang, no, na maituro ko dito. Pero, pag-usapan din natin ang mga nangyayari dito sa labas, dito sa Kalingap, ang mga i-promote natin mga tao dito sa Kalingap, kung bakit ito'y binabasbasan ng Diyos, no? Pasok mga hello po, Marites Naliga, may galap sa tal sa'yo. Food for the soul. Ayan, tama ka, food for the soul. Tandaan niyo po yan, Proverbs 21, verse 23. Guard your mouth and your tongue because that will keep you from calamity. Okay? Kontrolin natin ang ating bibig pati yung dila natin para hindi daw tayo masisira. Totoo yan. Okay? Kasi ang dila nga daw, nasa Proverbs din yan ha, nasa Proverbs. Ang dila daw, mas nakakasakit pa ng damdamin. No? Mas mahigit pa sa sinasaksak ka ng kutsilyo. The deadliest thing is your tongue. Bantayan natin. Kaya dito, tama lang naman ang mga, yung hakbang ni Kuya Baldoon, no? In fairness. Si, yung binanggit niya na si Kuya Brooks na maramdamin na tao. Ang sa akin lang, kung sana si Kuya Brooks ay hindi magpadalos-dalos ng kanyang emosyon, at hindi ka agad-agad magbitaw ng salita sa social media, yun pa'y maagapan, no? Maagapan. So, okay lang yun. Shout out sa iyo, Alexandra. May kailang shout out. 1 hour lang tayo. Napapatay lang ako ng oras ngayon. Sabi ni Fatma, balik Islam, pure Katoliko. Ayan. Okay lang naman yun, Fatma, na ikaw ay Islam tapos Katoliko. Okay lang yun. Dahil iisa rin ang paniwala natin, isang Diyos natin, no? So, yung pagpapaniwala natin, pagsunod natin sa mga salita ng Panginoon. Ayan. Laisa Divira, shout out sa you, sis. Ayan. Salamat sa pagpunta dito. Okay.
So, kagaya ng sinasabi ko, mahirap talaga, no? Pag hindi natin pinanghawakan ang pagmamahal. Kasi pag hindi tayo nagmahal, at puro na lang galit ang puso natin, walang mangyayari sa atin. Makakahanap tayo ng marami kaaway. Totoo. Kaya, bigkasin ko ulit si Michelle Chapina dito. May nagbanggit kasi, nireaksyonan ito ni Together as One. No? At maganda naman yung ginagawa ni Together as One doon sa kanyang reaksyon. So, palakpakan mo Together as One, ha? Dahil nga, dito, yung ginagawa ni Together as One, biblical din naman, no? It's about loving your enemy. Love your enemy. Love your enemy. Kaya nga, pirmi kong sinasabi, magmula na nagbago ako, na ako, pinapatawad ko lahat ang mga tao dito na nagkasala sa akin at ako nanghingi din ako ng patawad kung ako may nagkakasala, no? Ayan, sabi ni Mernaduke, ay, nako, Colossians 3:23, ayan, good mo po yan, si MC, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human. Correct. Yan. Di ba? Okay. Nagbigay siya ng Colossians 3:23 dito. So, basahin natin ang Colossians 3:23 kasi yan talaga ang iniisip ko kanina, no, na i-share. I swear, hindi talaga ako, sis, Mernaduke, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. First come to my mind ay gamitin ang Colossians. Iwan ko ba kung bakit ito, whatever you do, work at it with all of your heart. Okay? Work at it with all of your heart. Not for men. Hindi para sa mga tao, kundi para sa sarili mo at para sa Diyos. Ano ba ang sinapirmi kong sinasabi? Sabi ko, ang pagbabago ko, hindi po para sa mga tao, hindi para sa dyan, para sa inyo, kundi sa sarili ko at sa Diyos. Yun po. Okay? Yun po ang ito sinasabi ni Mernaduke. Yes. Kaya, love your enemy. Yan ang sinasabi ni, Together as One, ni Sis Evelyn, no? Na yung gusto niyang tulungan, okay, pag-usapan natin yung, sino pa to? Oh, okay. Kasi gusto ni Sis Evelyn tulungan si Monsieur Japina. Okay. Yung ginagawa niya, ginamit niya ay biblical, loving your enemy. Kasi nga kasabihan nga dito, no, sa Book of Luke. Sa Book of Luke tayo. Chapter 6. Verse 22, no? Blessed are you men when men hate you. Mga blessed tayo pag tayo ay kinasusuklaman ng mga tao. Okay? When they exclude you and insult you, okay? If they exclude you, pag hindi kayo sinasali, tapos sinisiraan kayo, hinahama kayo, ito, basahin ko, ah. Blessed are you when men or women hate you, when they exclude you and insult you and reject your name. Nireject nila ang pangalan ni Ipsi o Kuya Bal at binansagang kulto, tinatawag ng mga demonyo, no? I name you as evil because of the Son of Man, dahil nagiging Christian ka, dahil bumalik ka sa Diyos. We are more blessed than those people, no, na nanghamak sa atin. Totoo yan. Magpakasaya tayo, rejoice in the day, and leap for joy, no?
Because great is your reward in heaven. Pagpalain tayo na tayo ay pinipersecute ng mga tao, hinahamak, at ini-exclude nila na tayo ay, sila ay tama, sila ay God reactor, mga Diyos, tayo ay mga demonyo. When we serve the Lord our God, okay? And how do we define that we serve our God? By helping other people, kasi yun naman ang utos ng Diyos, di ba? Pero sabi but woe to you, palakpakan kayo, mapanglait, mapanira, palahura, palakpakan kayo, mayayaman kayo sa pagmumura, panglalait, paghamak sa mga tao. Dahil natanggap nyo na, ang blessing dito sa mundo, tanggap nyo na. Wala na kayong blessing na matatanggap galing sa Panginoon. Okay? Palakpakan uli daw. Yung mga mayayaman. Nandito po tayo sa Luke, ha? Luke chapter 6 tayo. Verse 25. Palakpakan ang mga mayayaman, no? Nakakakain na ngayon. Pero pagdating ng araw, magugutom kayo. Ang ibig sabihin, pag magugutom kayo spiritually, dahil hindi na kayo mabibigyan ng mga ganyan. Palakpakan uli ang mga mapanglait, ang mga balaura, ang mapanghamak. Tatawa kayo ngayon, pero pagdating ng araw, iiyak kayo. Hindi ako nagsisinungaling. Ayan, Ayan. Woe to you who are all well fed now, for you will get hungry. Woe for you who laugh now, for you will mourn and weep. Darating ang araw. Sino ngayon? Sino ngayon ang mapanglait at ngayon ay umiiyak? Diba? Ang isang Missil Japina na masyadong hambog. Okay? Kaya nga, kailangan nating ingatan ang ating mga bibig. Ingatan natin dahil mamaya maglalabas ang mga hindi nakaaya-aya na mga salita, no? But love for your enemies, yes. Okay, but I tell you whoever hear my word, love your enemies. Do good those who hate you. Bless those who curse you. Tayo mga Kristiyano po na hinahamak, bless daw tayo yung mga tao na nag-curse sa atin. Sige, manira pa kayo, manglait pa kayo, magmura pa kayo sa amin, okay lang yun. Pero may kong sinasabi, wala akong galit sa inyo. Pinatawad ko na kayo. Pero pagdating ng araw, magtawanan man kayo, pagdating ng araw, iiyak din kayo. Darating din ang araw na iiyak kayo. Dito kasi, nabanggit kasi, natutulungan. Ako gusto ko man tumulong. Sinabi niya, nagpakumbaba daw gusto si Michelle Japina, no? Sabi ni Together as One. Nagpakumbaba nga pa. Ang isang Michelle Japina na mapagmataas. Ang isang Michelle Japina na sobrang tayog sa sarili. Nasiyan na ang pinakamagaling na reaktor. Nasiyan na ang pinaka may alam na magbubunyag sa lahat ng katotohanan. Pero habang nagsasalita ang isang Michelle Japina, wala naman tayong naririnig ng mga katotohanan. Yung kanyang pagpakumbaba dahil may nangyari sa kanyang pamangkin. Oo, lahat tayo may awa, no? Lahat tayo may awa. Pero,
bilang tao, marunong din tayong tumingin kung ang tao ba'y karapat-dapat tulungan. Okay? Kasi bago tayo maghingi ng tulong sa mga tao sa social media, kailangan muna ninyong tignan ang sarili ninyo kung ano ang meron kayong maibinta. Kasi mga tinutulungan talaga dito ang mga taong walang-wala sa buhay. Ako gusto ko mang tumulong. Pero nakikita ko bakit ako tutulong kay Miss Jepina bilang Christian? Bakit ako tutulong? Bakit ako magbibigay ng pera sa kanya para matulungan ang kanyang pamangkin na, nasagi ng sasakyan? Pero ang Miss Jepina na alam natin ay may kaya sa buhay. Alam natin ang isang Miss Jepina na minamata ang 5,000 na mas marami pa itong pera dahil kung totoo sinang isang Miss Jepina may palasyo po yan sa Manila. Na pwede naman nilang ibinta ang kanilang palasyo at kutsi, ari-arian, malawak mga lupain sa Bulacan, pwede namang ibinta yan. At higit sa lahat, ang isang Miss Jepina may mga kapatid na mga profesional na nagtatrabaho, ang isa nasa Dubai, ang isa nandyan sa Manila, no, nasa clinic nagtatrabaho. Kaya hindi po kailangan natin na magtulong dyan kasi mas marami pa ang kailangang tulungan na mas nakakaawa ang kalagayan, di ba? So, hindi ako agin sa pagtulong, kahit kalaban ko man yan. O, totoo yan, kahit kalaban ko man yan, kahit binalahura na ang kalingap. Imagine kung hindi niya binalahura ang kalingap. No? Siguro lahat ng kalingap, magambag-ambagan yan para tulungan siya. Ilagay na natin ang kakumbaba siya doon. Doon sa kanyang post na ano yung pamangkin niya. Lagyan na natin, nandun na tayo. Pero alam natin ang ugali ni Miss Jepina, ha? Urong sulong. Ngayon, mabait. Bukas, iba na naman. Demonyo na, babalik na naman pagka-demonyo. Kasi alam niyo naman to, pag nag-LS yan, tag-iapat na oras, walang tigil ka sa salita, madaldal. No? Kung ginamit niya ang kanyang talento dito, bilang Christian, no? Sip your mouth. Ayan ang Michelle Jepina, Proverbs 21:23. At tignan mo yung mga sala mo sa Galatians 5. Oh, ayan. Hayop daw ako, ha? Hayop ka, MC. Binura ko na ginawa mo pang kuntin sa pamilya mo. Sana mangyari. Oh, binura mo na, pero ginawa mo. Di ba, tuwan-tuwa ka kayo, pinagkitaan mo ko, Michelle? Ngayon, kung totoong Kristiyano ka, ganito ka ba dapat mananalita? Huwag niyong i-block ito. Ha? Hayop ka, MC, binura ko na ginawa mo pang content sa pamilya mo. Sana mangyayaw yan. Hayop ka. Di ko kailangan ng tulong mo, ikaw, demonyo, napakawalang hiya mo. Sana ko naging walang hiya. Yung pagiging trainer mo? Nang binanatan mo ako? Ako ang walang sala sa iyo, Michelle. Binanatan mo ako, sinabi mo pa, ito ang taong naglalagay sa mga kabaong ng mga kalaban, tapos tignan mo, ang daming namatay sa kanyang pamilya. Sunod-sunod. Dapat mo bang i-content yan? Dahil gusto mo lang akong banatan? Kailan kita binanatan? Hindi kita binanatan, Miss Jepina, nang tinrider mo ko pagdating ng kay Nix. Hindi ako dapat na-depress dahil, alam mo, kung alam ko ng pagkatao mo, dapat ka nga mahalin dahil yung kasamaan ng pagkatao mo, Kristiyano ka, pero hindi ka pa rin nakuha magbago. Ikaw, mas matagal ka na sa simbahan, pero wala kang alam sa Biblia. Wala kang sinusunod sa Biblia. Pananalita mo, yan, ang suklam sa puso mo, Michelle. No? Yan, ako, hindi ako nasusuklam sa iyo, pero ikaw suklam na suklam sa lahat ng mga tao dito. Gumawa ka ng sarili mong portal of demonic entity.
And that portal will not be closed until you heal yourself. Diba? Kung sino man ang gusto tumulong, tumulong kayo. Kasi mas marami pang mga pobre dyan. May palasyo ka, bakit ka ba nang hihingi ng tulong sa social media? Ikaw kasi, Michelle, ito ituturo ko sa iyo, ha? Isip mo ang bunganga mo. Yung sobrang daldal mo, nagkakaroon ka ng maraming kaaway kasi hindi mo makontrol ang mga bagay-bagay na nakakasakit ng kapwa. Bumalik ka sa Diyos, hawakan mo ang Biblia, mag-aral ka ng Biblia, pag-aralan mo ang salitang Diyos at para, ha, makalma ka. Lalaban ka nito? No? Tingin ko sa iyo, tinubuan ka ng sungay. Mga taong hindi ka inaano, nakakuha ka lang ng butas, Michelle, makapasok sa Rizal at Dudong Ruel. Imbis na magpakabait ka, binanatan mo ko, ako inuna mo. Ha? May galit ka dahil kaibigan ko, mas sinabi ko sa iyo, mas kaibigan ko si Ingrata, nagtanim ka ng galit sa akin, binanatan mo ko, binanatan bit-bit mo ang mga nakaraan. Hindi mo kaya mag-move-on. No? Sabihin mo, hayop ka MC, binura ko na. Ginawa mo pang content. Eh, ginawa mo nga, pero ikaw ba, nangingi ka ba ng apology sa akin? Kasi sa totoo lang, Mister, wala akong ginawang kasalanan sa'yo nung kakitang binangga. Ikaw ang bumangga sa akin. Ilang bisis mo kong binanata. Ang laki ng kinita mong bis ay binura mo nga ba? Nandiyan mo, almost 13,000. Inamin mo, ginawa mong content yun. Diba? O ngayon, woe to you who persecute you, because in the end, you will be the one weeping. According in the book of Luke. To Michelle, oh, sahin mo. Ang pagbabago ko dito, Michelle, hindi biro. Mahirap magbago. Pero at least, one step at a time. Kaya yan ang ipapayo ko sa'yo, magbago ka na. Magbago ka na. Ako, hindi ako nagtanim ng galit sa'yo. Magaling kang mangalkal ng mga lumang isyu. O, kahit na itago mo yung kinuntint mo, ha? Sa palagay mo ba, makakalimutan ko yan. O ngayon, bumalik sa iyo yan. Hindi ka masaya. Pinagtawanan ninyo kami. Pinagtawanan ninyo ako. Ginawa ko lang example yung ginawa mo sa akin na nakarma ka ngayon. Bakit? Ako, demonyo. Eh, tama ka naman ang Bible, no? Ayan, oh, sinabi dito. Blessed are you when men, when Michelle Japina hate you. Blessed ka, Marilyn Chiang, when Michelle Japina hate you. When she exclude you and insult you and call you evil. Ito, Michelle, oh. Ayan, oh. Ayan sa papa. Blessed are you, Marilyn Chiang, when Michelle Japina hate you. When she exclude you and insult you and reject your name as evil, because nagbago ako. Palakpakan. Diba? Totoo yan. Burahin mo man, Japokpok, nagbasa lang ako dito, naka-screenshot ka. Sabi ko sa iyo, Michelle, nakakagaba ang senior.
At napakabilis po ng karma pag nanggaling sa akin. Dahil alam mo, napaka-close ko po ang relasyon ko sa Panginoon. Totoo yan, hindi ako nagbibiro. Walang hindi oras na hindi ako nakipag-usap sa Diyos. Walang hindi oras na ako ay nagbabasa ng Bible. Napakalapit ko po sa Panginoon. Totoo yan. Pero ikaw na turingan nagsisimba ka linggo-linggo. Bakit ka nga ba nang hingin ng tulong? Ang laki naman ng bahay mo sa Bulacan, di ba? Binta ninyo, million-million yan. Pati kutsi. Ang hihingan mo pa dito, yung mga taong sumuporta sa mga blue heart na mga OFW. Maganda man ang intention mo, pero hindi maganda sa mga mata ng tao. Ipagpatuloy mo ang ugali mo. Ha? Sabihin mo, Blair Kisali, di ko kailangan ng tulong mo. Demonyo kayo, di ko kailangan ng tulong. Di pala, eh bakit lahat yung doon, naka-public, di ba? Naka-screenshot. May mga tumutulong sa akin na galing sa mabuting tao. O bakit? Di sa inyo, pare-pares kayong mga maiitim ang budi. Sino maiitim ang budi? Di ba ikaw? Sino ngayon na parusahan, hindi ba ikaw? Kung maraming nagmamahal sa iyo, ah, bakit kinakailangan mo pang maghanap ng mga taong magmahal sa iyo sa social media? Bakit hindi ka kontento na may isang Panginoon na nagmamahal sa iyo? Bakit kinakailangan mo pa maghanap ng mga totoong feeling mo, totoong kaibigan na totoong nagmamahal sa iyo? Na hindi mo matanggap-tanggap, na hindi ka may i-shut out. Ako, tanggap ko, Michelle. I-shut out naman ako ni Kuya Bal, maligaya na ako, okay lang yun. Dahil ang pagtulong, galing sa puso yan. Ang pagtulong, ang pagsapi dito sa kalingap, hindi pagpakunwari. Hindi pagpapanggap para ma-set out, para sumikat ka. Bumalik ka sa Diyos, Michelle. Pero ito mga pananalita mo, malabo. Ito ba ang taong nagpapakumbaba? Kanina binanggit ka, need to gather as one, na totoong contrite, contrite na nagpakumbaba. Ganito ka magsalita, walang pagbabago sa iyo, hindi ka magkumbaba. Matapag-mataas. Huwag niyong i-hide si Michelle Japina. Please lang. Lilo. Kasi hindi naman ako tinatawag na mukhang unggoy, hindi naman ako binalahura ni Michelle Japina, no? Oo, nanawag lang ng demonyo. Papakita lang natin ang totoong Michelle Japina kung ano talagang pag-uugali nito. Palagpakan, Michelle. Kala ko ba nagbabago ka na? Ganun pa rin ang dating mo. Sabi ni Suan, marami pala nagmamahal sa iyo. Bakit adik ka kay Kuya Bal? At galit ka kay Ate Edna. At galit ka sa akin dahil mas pinili ko si ingratang kaibigan. Sigurado ka ba na tunay silang nagmamahal sa iyo, Michelle? Yan ba yung mga tao na nakilala mo dito sa YouTube?
na hindi mo nakasama? O ina-unhide ko si Michelle? Ina-unhide ko. Dito, ha? Sinasabi dito, Rod of Correction, Proverbs 29, verse 15. Dapat, ha, pinapalo ang mga taong ganito para matuto. Iwasan ang gumawa ng gulo. Not the same, na parehong sala. Dapat parusahan, no? Foolishness, kalukuhan, is galing po sa puso yan. Aaktang ba, as ang bata. Okay? Bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it from her. Proverbs 22. Kasi tingin ko sa iyo, Michelle, as ang bata ka eh. Matanda ka na, mahinag ka na, pero yung ugali mo, pasok ka uli dito, yung ina-unhide kita. You're free to come back. At banatan mo ko, balahurain mo ko. Kasi ikaw, Christian ka kuno, pero hindi mo alam, ha? Balikan mo John chapter 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. Michelle, anong sabi ng Panginoon? I am the way, the truth, and the life. And love God. Mark chapter 12 verse 28. Love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your soul, huh? With your spirit and strength. All. 100%. Eh hindi, nagpapanggap ka lang, nagmamahal ka, pero hindi ka nagmamahal ng tao. Kasi ganito ka pa di magsalita. Ngayon, ipagpatuloy mo, Monica Fernando, set out sa'yo. Ipagpatuloy mo yung ugali mong ganyan. Wala ka talaga pagbabago. Imbis na pumasok ka dito, pasalamat. Marilyn, MC, pasensya ka na po na content ko ang pamilya mong nang matay at pinagtawanan ka namin. Kumita ako ng mga views doon. Mahirap ba magkakumbaba? Kawalan ba yan sa pagkatao mo, Michelle Japina? Manawag ka sa aming mga demonyo kay Kuya Bal at sa akin, matapos mong laitin ang mga namatay kong mga kapatid. Ngayon, hindi mo nagustuhan ang reaction ko sa iyo batay sa Biblia bilang Christian. Natawag ka pa ng tawa pang lalait ninyo sa akin, kasama ng mga kagrupo mo, kaalyado mo, hanggang ngayon binabanatan pa rin ko kaalyado mo eh. Diba? Woe to you na mga tumatawa, humahamak. Palagpakan kayo dahil pagdating ng panahon, Michelle Japina, kayo ang iiyak. Antonit Kunda, sa tingin ko po sa Japina ay tumalikod na sa Diyos dahil punong-puno ng galit ang puso niya. Correct. Ha? Pinagpalit mo ang Panginoon. Diyan sa galit ng puso mo, papasok ka dito para tawagin akong demonyo? Michelle, pumasok ka ulit. Libre kang pumasok. Naka-unhide ka na. Pasensya ka na, na-hide ka dito. Kasi hindi po alam ni Kate 08 na,
na pinagbawalan kong i-hide ka. Ilabas mo ang mga sama mo ng loob sa amin. Hindi mo pala kailangan ng tulong ng mga kalingap. Bakit naglagay ka doon, ha? In general, hingi ka ng tulong. Papasok ka dito, tatawagin mo kong demonyo, ipalagpakan. Palagpakan. Yan ba ang pananalita ng isang miyembro ng simbahang nire-respeto ng mga tao? Nakakahiya ka naman. Sinapian ka na ng ilang libong demonyo, ano? Hindi ka ba nadadala dito? Ito yung kasagutan sa paghamak mo sa akin. Ito ang kasagutan sa paghamak mo. Ay Kuya Bar, sa mga matubang, sa mga kalingap, ito ang kasagutan. Hindi dumiritso sa iyo ang parusa na yan, kundi napahamak ang pamilya mo. Pero kung manalita ka, paghamak mo sa akin ng mga namatay kong kapatid, ngayon papasok ka dito, ha? Binura ko na, ginawa mo pang kuntin, binura mo, pero huli na ang lahat, kinuntint mo ko. Tinuntint mo, pamilya kong mga nangamatay. Pero hindi ako nasaktan, alam mo bakit? Accepted ko pa yun. I am in terms with that. Hindi nyo naman ako nakitang umiiyak nung namatay yung kapatid ko 3 weeks ago. Dahil at ng tao, Michelle, namamatay po yan. Ngayon, kung mamatay ang pamangkin mo, ayan ay termino po yan ng Panginoon, hindi po ng tao. Lahat ng tao mamamatay, may mauuna, may mga bata, may mga matatanda. Eh yung mga namatay ko mga kapatid Michelle, mga matatanda na po yun, mga senior. Lalo kang ginabaan dahil mga senior yung mga binabanatan mo. Huwag kang simbanat ng banat ng mga senior, wala ka ng respeto sa mga senior eh. Lalong ako, wala akong ginawa sa iyong masama. Wala talaga kasi ng zero. Wala akong ginawa sa iyong masama. Pero binanatan mo ko. Nakahanap pala ng butas para sumikat at ibangon ang pangalan ang channel mo. Yung ambisyon mo. Diba? Binalahura ba kita dito nang natapik ko ngayon ang sitwasyon mo? Hindi. Pero ikaw nang balahura sa akin. Ganon ang ugali mo. Wala kang pagbabago. Masama kang tao. Sinapian ka ng demonyo. Eh, tingin mo sa amin mga demonyo, ha? Dahil ang mga demonyo po, mga nagpapanggap yan ng mga tao, nagpapanggap ng mga Kristiyano. Pero patuloy ang paggawa ng mga kasamaan. Hindi ka ba natakot sa Diyos? Magsisimba-simba ka pa? Ang? Dito lang mo sa Book of Luke, oh. When you judge somebody, when you judge people. Kaya nga ako pinili ko magbago, Michelle. Dahil wala akong rason magpatuloy yung pakipagpalahuraan sa kabila. Dahil alam ko na ang salita ng Panginoon at hindi ko dapat yan tinalikuran. Ngayon, bumalik ulit ako dito. Ah, lubos-lubusin ko ng pagbalik ko dito. Pero ikaw, anong pagbabago mo? Dapat ikaw pa magturo sa karamihan ng mga quote sa Bible. Wala kang alam kahit anong pahina, wala kang alam. Pinalaki ka, nasa INC ka, pinalaki ka, tinuruan ka, pero hindi mo tinanggap sa puso mo. Nakarma ka na sa mga ginagawa mo dito, ayaw mo pang aminin. Ginabaan ka na, ayaw mo pang aminin, mapagmataas ka pa rin. Ah?
Maganda ba yung sinabi mo? Hayop ka, Marilyn Chang. Binura ko na ang ginawa mo pang kuntin. Alam nga naman eh, kinuntin mo nga ako, di ba? Nawala kong kasalanan sa'yo. Sa pamilya mo sana mangyari yan, hayop. Oh. Kung mangyari yan sa pamilya ko, yun ay, ano, may control ba ako? Wala. At least, mga pamilya ko, hindi ng balahura at hindi ako ng balahura sa'yo. Kaya hindi mo pwedeng gamitin yan na ako'y ginabaan. Saan ako naging walang hiya sa'yo? At ikaw, Monica Fernando, binalahura ko ba si Michelle Japina ngayon dito? Wala. Batay sa sinasabi mo dito, mabait! Si Michelle, very smart na tao at mabuting tao po. Kabaliktaran niyo po, si Michelle, ganun ba? Eh bakit kanya manalita? Kung mabait, walang mabait na tao, Monica, pati ikaw hindi ka mabait. Ha? Walang mabait na tao. Ang totoong mabait dito, isa lang, Panginoon. Pero mga tao, marunong magpakumbaba. Nagsusumikap, gawin ang tama. Susundin ang salita ng Panginoon. Eh kayo, ikaw. Ito ba ang mabait na sinasabi mo? Na dapat ito mangyari pala matapos yung pagtawanan ng mga namatay kong kapatid, pinagtawanan ninyo. Yan ba ang mabait? Yan ba ang version ng mabait sa inyo? Yung maghangad kayo ng kasamaan ng mga tao dito, maghangad kayong mamatay mga tao, magdiwang kayong mga tao na matay, magdiwang kayong kumabangga mga tao, magdiwang kayo, yan ba ang mabait? Hindi ba kadimonyuhan yung ugali na yan? Ang mga tao binansagan yung kulto ng mga demonyo. Anong ginagawa namin? Nagtuturo kami ng quote sa Bible. Tumutulong kami sa kapwa namin. Marilyn Agudos, sana Michelle Japina, hindi mo kailangan ng pangaral, pero darating din ang panahon. Hindi ka rin paniwalaan. Ha? Michelle Japina, obey God. Open your heart to God. Magbago ka na. Hello, Gemini Girl 06. Shout out sa'yo. Ha? Marami nagmamahal sa'yo mapagkunwari. Sinasabi mo lang yan para makahakot ka ng mga tulong ng mga tao na mamalakpak sa'yo habang bumabanat sa hangin. Diba? Para manguto ka ng mga tao. Mga tao na bibilog mo ang utak kagaya kay Monica. Napapaniwala mong mabait ka. Ngayon, itong si Monica naman, nasarado ang utak, sarado ang puso, naniniwala naman sa'yo na ikaw ay totoong mabait, naka-Diyos. At smart, smart saan? Smart sa pagka-balahura? Smart sa pagka-mali? Smart sa pagka-demonyo? Yan ba? Kung smart kayo, ah, meron kayong alam sa salita ng Panginoon, ng Diyos. Yung mga tao nga, eh, ang tagal naghahanap ng Panginoon. Si Michelle Javina gumagawa ng sariling portal of demonic entity. It is why. Bakit ito sinaniban? Dahil yung kanyang mga galit sa puso, yun po ang kinatutuwa ng mga demonyo. Gagamitin at gagamitin, susulan ang kanyang espiritu, banatan mo ito, ganyan, balahurain mo, ganon. Gawain demonyo yan. Paano mo isaray ang portal na yan? When the time that you come back to God and amend all of your wrongdoings, Michelle, ah, tandaan mo yan. Manawag ang demonyo sa akin. E sinong demonyo?
Sinong ginabaan? Magdiwang kayo sa nangyari sa mga kapatid ko. Galit ba ako? Hindi. Dahil normal lang po yan na mamamatay ang mga tao. Kahit ako man din, mamamatay ako. Pero ang Diyos lang nakakaalam kung kailan niya ako kunin. Pero pagdating ng panahon na kukunin ako ng Panginoon, I am so ready. I am so ready. Na walang iniwang galit sa puso, na walang iniwang paghihimagsik o mga isip na pag tawag dito retaliate yung gumanti. Wala akong paghihiganti sa puso, wala akong sama ng loob, wala akong galit, nagpatawad ako. Eh kayo, kasi suot-suot po ang full armor of God. Suot-suot po ang full armor of God. Kasi kung alam ninyo ang Biblia, kung nagbabasa kayo ng Bible, walang makakatinag sa iyo. Kala mo siguro magagalit ako. Kala mo siguro magagalit ako. Bigo ka, Michelle. Bigo ka. Bigong-bigo ka sa lahat. Ito, bigay ko sa iyo, Michelle. Tandaan mo ito, ha? Magbasa ka, ha? Puntahan mo ang Ephesians. Yan, Ephesians 16 verse 18. Basahin mo yan, Michelle. Sana itong pinagdadasal ko magbago ka, buksan mo ang puso mo. Dahil yung suklam sa puso mo, ganito kang mananalita. Ha? Akala mo siguro? Maniniwala pa mga tao dito na ikaw, ayan o, together as one, ito ba ang tunay na taong nagpapakumbaba? Hambog manalita? Mayabang? Pinaghahangad pa na mangyari yan sa pamilya ko. Bakit? Ano ba kasalanan ko sa iyo? Ano ba ang kasalanan ko sa iyo? Ayan lang, magbasa tayo, ha, Michelle? Ito po. Ha? Ayan. Where? Finally be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood but against the rulers. Yung mga hambog, mga bully. Ikaw bully ka, Michelle. Against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that with the day the evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand firm, then with a belt of truth buckled around your waist, with a helmet of... Nag-clear up siya. Okay? With a belt of truth buckled around you. Your waist. With a breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace.
May peace ka ba? Ako meron. I am at peace. Yan ang dapat mong hanapin. Magkaroon ka ng katahimikan sa puso at isip. Magulo ang isip mo, magulo ang puso mo dahil madali kang masusulan dahil chismosa ka, manahimik ka. Zip your mouth, control your mouth. Pakialamira ka dahil chismosa ka nga. Nakakaawa ka, naawa ko sa iyo. Babanatan mo ako dito? Ano bang sala ko sa iyo? Matapos mo akong traitorin, kainit nga ng pag-aaway namin noon, hindi pa ako bumalik sa Kalingap. Doon kay Nick Mendoza, gumawa ka ng maraming ninja para gumapang, para gabangin ang kalaban ko. Para kaibiganin. Dinipress mo ako ng 10 araw. Dahil hindi ko akala ang isang Miss Japina kaya akong try to read. Na imbis nasa tabi ko para tulungan ako. Ha? Pero anong ginawa mo? Bilang naging kaibigan ko ng panahon na yan, anong ginagawa mo? Sinaksak mo ako sa likod, Miss Japina. Doon ko napagtanto-tanto na mas tunay pang kaibigan ang isang Ingrata D. Ortiz kisa sa iyo. Na mas nauna kong nakilala. Ikaw yung nauna kong nakilala. Hindi ko makakalimutan, Michelle, ang pag-traitor mo sa akin. Pero pinatawad pa rin kita. Nanghingi ka ng tawad, pinatawad kita. Pero gusto mong banatan ko ang isang Estrella Erickson. Sinabi ko, hayaan mo na yan para manahimik na. Kasi nag-fasting na ako. Nagdasal na ako ng katahimikan. Nagdasal na ako magpatawad sa lahat-lahat para makamag-move-on. Panibago ang buhay ko para bumalik uli ako sa Diyos. Anong ginawa mo? Nagalit ka na naman. Ha? Binalahura mo na naman ako. Pinatawad uli kita. Dahil baka ka ako lang, nagsisilos ka lang naman talaga. Noong nag-usap tayo, nag-PM ka uli. Ha? May lakas ka pa ng loob na ikaw mag-block sa akin, hindi kita binlock. Binlock mo ako dahil nagsilos ka. Binuksan mo uli yung messenger mo para i-reach out ako, para kausapin ako. Para tulungan ka. Lahat ang ginagawa ko para tulungan ka makapasok sa Kalingap. Pero ayaw mo, gusto mo ng red carpet na ang Kuya Bang Santos Matubang mismo ang maglatag para isigaw ang pangalan ng isang Michelle Japina na tanggap na uli ito sa loob ng Kalingap. Yun ang gusto mong mangyari. Marami akong ginagawa dito, kausap kong Kuya Bal, pero anong sabi? Saksi yan si Banat Bagsi. Huwag mong ipasok si Michelle dito. Pangatlo, binlock mo na uli ako. Dahil nabanggit ko sa iyo na oo, kaibigan ko, hindi ko nabanggit sa iyo. Nag-live ako. Nabanggit ko na mas kaibigan, nakilala ko pa ang Ingrata D. Ortiz, na mas kaibigan ko kaysa sa iyo. Balik ka dito, Michelle, dahil hindi ka na naka-block. In-unblock kita. Ha? Double check ko talaga to. Oh, wala ka na eh. Hindi ka na naka-block. Nagalit ka! Binlock mo na uli ako. Nagtanim ka ng galit sa akin dahil sa sobrang silos mo. Diyan ka magaling, Michelle. Silosa kang wala sa lugar.
Gusto mo, ikaw, ang firming nasa taas, firming may set out, firmy! Ha? Nakalatag, red carpet para sa isang misyon, Japina, pero hindi. Ha? Hindi ako galit, guys. Ito lang katotohanan. Na wala akong ginawang kasalanan dito sa taong ito. No? Dali lang. Ha? Naghihintay ka ng ilang buwan. Pero doon sa paghihintay, pananahimik mo pala. Nakipagkutsaba ka sa mga kalaban ko. Nakipag-isa ka dito sa mga kalaban ko para pasukin ang Rochelle at Dudong Ruel at Kuya Brooks. Nang nakapasok ka, ginamit mo ang Lorne TV para banatan ako at yung pananahimik mo na ilang buwan. Ha? Handang-handa ka nang bumanap para sa kalingap, para sa aming lahat. Bit-bit mo ang mga lumang isyong nakaraan at limot na ng mga kalingap. Sobra ang pagsisilos mo dahil pinili kong kaibigan ang Ingrata de Ortiz. Lalo ka nagsisilos nang sinabi ko sa iyo ang Ingrata de Ortiz pinasok ko sa Kalingap Alliance Group. Pareho kayo ni Ingrata na tinrabaho ko para malinis ang pangalan mo. Kung anong ginawa ko kay Ingrata, ganun din ang ginawa ko sa pangalan mo, Michelle, para ipasok ka sa kalingap. Wala akong ginawang masama, kundi kabutihan para sa iyo. Ha? Kabutihan para sa iyo. Pero nang binanatan mo ako na kunwari defender ka ni Lorne TV, kung ano-ano ang lumalabas sa bibig mo para masuklam uli sa akin ang mga kalingap. Pero hindi ka nagwagi. Dahil nakikita ng mga kalingap dito ang lahat-lahat kung gaano ko pinaghirapan at pagpakukumbaba ko dito sa pagbabago ko. Mas pinapaniwalaan pa ako kaysa sa iyo. Ha? Yung kasamaan ng pagkatao mo ang pinagdadasal ko dito na magbago ka. Dahil pag tumama ang karma, Michelle, tuloy-tuloy po yan. Yung kayabangan mo na minamaliit mo ang kunting tulong ni Ingrata de Ortiz. Ha? Galing po yan sa pinaghirapan sa trabaho ni Ingrata. Na hindi mo sana nilait kahit tapiro. Kasi yung pera na yan, nakakatulong yan, nung binigay doon kay Kuya Bal, nakakatulong po yan sa mga mahihirap. Siniraan mo ang taong tumutulong. Pag ang isang Kristiyano ay tumulong sa kapwa, protektado po yan ng Panginoon. Pag hinamak mo ang isang Kristiyano, hinamak mo ang Diyos. Hindi ka ba nangingilabot sa mga ginagawa mo, Michelle? Wala ka na bang kahihiyaan? Papasok ka dito, hindi kita pinalahura.
nagtuturo ako ng Bible dito. Ginagawa kong ihimplo ang buhay mo na sana magbago ka. Nangangaway ba ako dito? Hindi. Para may masabi lang kayo, nangangaway ako dito. Ang totoong nangangaway dito, ang mga tao kagaya mo, Michelle, ikaw ang pumasok nangangaway dito. Himurin mo ang mukha niyang babaeng yan, oh. Pare-pareho kayo ng kulay. Bakit ayaw niyo magbago? Katarantaduhan yung mga sinasabi mo? Ha? Binura ko na, ginawa mong content, binura mo na? So, akala mo siguro malilimutan ko? Kung hindi, ikaw nga, hindi ka nakakalimot sa mga nangyayari, sa nakalipas, thumbnail mo pa rin ang lahat-lahat ng mga nakaraan. Tapos ako, walang karapatang banggitin ang ginawa mo sa akin? Saan ako nagkakamali sa'yo? Saan ako nagkakasala sa'yo? Kaya ngayon na karma ka. Yung kinita mong paghamak sa pagkatao ko, kulang pa pambayad ang hospitalization ng pamangkin mo. Yung kinita mong paghamak kay Ate Edna, tagmura, panglalait, paninirang puri ng isang tao may pinag-aralan. Yung paninira mo kay Kuya Bal dahil hindi ka lang na-shout out. Sino ngayon? Ha, Michelle Japina, sino ngayon ang nakarma? Ako ba? Lin Pipito, may galap sa taon sa inyong lahat. Suan, Alexandra, Estrella in Black. Siniraan mo. Ngayon, hindi mo matanggap-tanggap, manawag kang demonyo kami. Ah, totoo naman eh. Kasasabi lang namin ni Bips, ni Sis Bips, ah, 3 days ago, ang gaba, dili magsaba. Yung gaba, hindi yan mag-iingay. Kusa na lang yung darating. Exactly 3 days, nag-post ka sa nangyari. Ah, kung yung mga gustong tumulong, kanisil Japina, tulungan ninyo. Dahil mas mayaman pa yan sa inyo, kayong mga tumutulong. Kaya niyang ibinta ang kanyang palasyo dyan sa Bulacan at malawak na lupain at kotse. May mga trabaho po, mga professional po ang kanyang mga kapatid. Huwag niyong sayangin ang pira ninyo. Dahil mas may nahihirap pa sa Pilipinas sa kailangan ng tulungan na nasa 50-50 ang kalagayan. Diba? Pinalahuran ka ba ng mga tao dito, Michelle, para magsalita ka na ganito sa akin at kay Claire Pisati? Inaway ka ba namin? Hindi. Ito ang dapat na pag-aralan mo. Ito na ang kasagutan sa mga ginagawa mo sa amin. Susan Arthur, shout out sa iyo, sis. Hindi mo kayang mahalin ang kalaban mo. Tanungin nyo, MC, kaya mo bang mahalin? Oo, kaya kong mahalin ang kalaban ko. Walang pagkukumbaba, walang humility. Alam mo ba, Michelle, ang pinakasikrito sa isang Kristiyano, ang taong marunong umintindi kung anong ibig sabihin ang humility. Pagpakumbaba. Kahit hindi ikaw may sala, marunong matuto ka magpakumbaba. A
aminin lahat ang kasalanan kahit hindi mo sala, sige sa iyo na. Ha? Yung sige, dali sa imigal ang sitawat sa iyo. Ha? Michelle Japina, ganyan pa rin ang pagpanana mo. Maling-mali ka, Japina. O ano? Mag-ilis ka naman para bumanat. Imbis na maaawa mga tao sa iyo, lalo masusuklam, lalo magdidiwang. Diyan sa nangyari sa pamilya mo. Huwag mong hintayin ang nanay mong susunod. Dahil yung nanay mo sakitin. Huwag mong istrisin. Naaawa ako sa iyo, Michelle. Totoo lang. Naaawa ako sa mga taong nadadamay sa mga ginagawa mo dito. Napakadali po maghingi ng sorry. Ha? Ito lang matanong ko. Bakit ako magsisi at magsuri sa mga tao na hindi ko inunahang awayin? Hindi po pagmamataas yan. Ngayon, kung sila magsuri sa akin, magsuri din ako. Kung sino na unang bumanat sa akin, siya ang mahingi ng patawad. Dahil ako nang hingin ako ng patawad sa Diyos sa mga ginagawa ko. Kung ano man ang batas sa lupa, ganun din ang batas sa langit. Whatever you bound in on earth will also be bound in heaven. Gusto mo? Ah, pakita ko sa iyo. LB? Gusto mo, LB? Kung ano ang batas sa lupa, sa mundo, tinatanggap rin po yan sa langit. Sino ang nanguna? Hindi ba sila? At saksi ang mga lahat ng mga tao dito. Ha? Matthew 18 verse 18 to 20. Ayan o, basahin mo. I will tell you whatever you bind on earth will be bound in heaven and whatever you lose on earth will be loosed in heaven. Again, truly I tell you, if two of you agree on earth about anything you ask, it will be done for by my Father in heaven. Anything you ask, it will be done for you by my Father in heaven. For word, two or three who got it in my name, I am there among them. Ngayon, sa batas ng mundo, kung sino ang naunang nagkasala, yun po ang pinapatawad. Nanguna ba ako? Yan, sabihin mo sa kanila. Dahil ito, sabihin ko sa inyo, pustahan tayo. Hindi kaya ng mga nasanay ang ugali na ganyan para magbago. Dahil alam nila, pag nagbago sila, pag nagkaganyan sila, kukunti na lang kanilang mga piyas, kanilang life. Kaya ipagpatuloy nila ang kanilang gawain, magmamatigas yan dito sa puso. Sabihin mo doon, huwag sa akin. Dahil ako, handa ako. Di na kahit suan, na kahit si Japina kanina kay Kate08, hindi sinasadya, hindi kasi alam ni Kate08. Pero yung ina-unhide ko po, libre siya pumasok. Papasok ka dito, pinapakita mo lang, hindi ka talaga nagbabago, Michelle. Mataas ka pa rin. Imbis na mapagkumbaba ka, maaawa ang mga tao sa iyo. Hindi na. Diba? Sabi ni Monica Fernando, ang pagdisiplina para mapabuti ang anumang bagay depende sa tao kung siya ay mabuting tao. So, anong definition ng mabuti? Ano ba talaga ang definition ng mabuti? Gemini Girl 06, may galap siya at si Patma, ha?
Ipagmamayabang mo pa na marami nagmamahal sa iyo, yung mga support mo na kablo? Bakit kilala mo pa sila ng personal? Gutom ka lang, ha? Minumuni-muni mo pa rin, Michelle, yung dati mong kasikatan, eh hindi na laos ka na. Itanggapin mo na yan na matanda ka na, laos ka na. Pati ako, laos na. Ha? Oo, sikat ako noon nung pinaviral ako ni Ingrata de Ortiz. Kasikatan natin noon yun. Wala na tayo, laos na tayo. Pero dito, habang nalalaos tayo, magbago tayo, uy. Huwag tayo magpadalas-dalo sa ating mga damdamin at mga binibitawang salita dito. Dahil mayroong consequences yan. Ano mga consequences? Mawawalan kayo ng mga tagahanga ninyo. Marami kayong magiging bashers. Ah, madisiplina kayo ng di oras. Kaya ginagamit po ang utak. Hindi ito. Wala ka ng kadala-dala, tama ka, Bing Dilpin. Wala ang kadala-dala, nasa problema po siya na dito pa siya, mayabang pa. Aba naman ako, Michelle. Di naman kita inaaway dito. Pumasok ka dito para balurain ako para sana mangyari ito sa kapatid ko. Ako walang kasalanan sa iyo. Pati si Kuya Bal, walang kasalanan sa'yo, pinagbabanatan mo. Pati si Ate Ida, walang kasalanan sa'yo, pinagbabanatan mo. Iwan ko ba sa'yo? Ha? Magulo yung utak mo. Kung ako sa'yo, bumalik ka sa Panginoon, magpadoktor ka. Uminom ka ng gamot. Yung gamot ng depresyon, pagpakalma, gamot ng papakalma, sanak. Kasi madaldal ka eh. Sobrang daldal mo. Ibig sabihin kung gaano ka kadaldal, ganon kagulo ang utak mo, mabilis ang takbo ng utak mo, para kang batuta. Para kang batuta, ganyan. Ganyan ang, ganyan ka, parang baril. Wala nang laman yung mga sinasabi mo eh. Hindi na yung mga sinasabi mo dito, Michelle, sa laman sa amin. Wala nang kapunto-punto. Hindi mo ba iniisip yan? Kasi ang tingin mo sarili mo, napakagaling mo ng reaktor. Hindi mo tinitingnan sarili mong laos ka na. Hindi ka na sika. Ginagamit mo lang mga viewers ang iba-ibang mga community dyan para suportahan ka, para kumita ka. Ngayon, ikaw mag-gusto mo, maghintay ka pa na ikaw ang isusunod na pa-strike? Wala kang pagpapago. Ang dami mga tao dito naggulat sa ugali mo. Kasi nakita naman nila, hindi naman kita inaaway dito. Nagtuturo ako dito ng Biblia. Marilyn Agonas, MD, huwag hayaan na kainin ka ng galit sa puso mo. Mapapahama ka, Chris. Ibalik mo yung magmamahal mo sa Diyos. Amen. Diba? Mahap, diba? Mabalikan, Michelle. Warrior Mama, shout out sa'yo. Iba ka talaga, Michelle, kaya iniwasan na kita kasi kita ko na tunay na ikaw. Iba ka talaga, Michelle, kaya iniwasan na kita kasi kita ko na tunay na ikaw. Yung kabait mo. Yung pagkukunwari mong mabait ka, hindi ka mabait. Kaya sabihin natin sa ating sarili dito mabait tayo, hindi po. Hindi pa sapat ang kabaitan natin dito sa Diyos. Dahil we fell short every day. And it is why na kailangan natin na magsimba para makipag-discipleship tayo sa mga kapwa nating Kristiyano. Na ipag-pray tayo ng bawat isa sa atin.
Ah, pumasok ka uli. Walang aaway sa iyo. Ayusin mo lang pananalita mo. Sabi ni Pat Mamix Vlog, hayop kami si Japin, pinatigilan mo si Kuya Bal at si MC. Totoo. Ano bang ginagawa namin kasalanan ni Kuya sa iyo? Wala. Pagsisilos lang, nagtulak sa iyo, magkaganyan ka. Nawawala na ang sarili mo dito dahil pinangunahan ka na ng galit. Ha? Naghihimagsik ka. Ang pagbabalik ni Michelle Chapina, lalaban na ako. Ay, ano yung pinaglalaban mo? Wala namang umaaway sa iyo. Hindi ka naman binabanggit ng kalingap. Anong pinaglalaban mo dito? Hindi ka naman kalingap. Sabi ni Alexandra, MDA, ang sakit na nangyari sa pamilya mo, pero wala ka pa rin pagbabago. Saan ka humiram ng tapang? Nga naman, saan ka ba kumuha ng tapang? Nagtapang-tapangan ka pa rin sa labas ng nangyayari, sa kabila ng nangyayari sa buhay mo ngayon? Puro karma ng inapot mo? Sabi mo, pobre ka na, wala kang pera. Nasaan yung mga pera kinikita mo? O, kasasahod mo lang, di ba? O, magkano sinahod mo? 60,000? Mayaman ka pa sa akin. Kasi ang kinita ko lang, $100. 5,000. Imbis na makinig ka sa mga salitang Diyos dito, ha? Yan, Proverbs 21 verse 23. Yan ang gamitin mo araw-araw. Sabi ni Maritis Nalika, ano ka ba, Japina? Wala ka na bang hiya talaga? Hindi nga nagpunta sa iyo ang karma sa pamilya mo. Umpisa na yan, maramdaman mo na ang karma, Japukpuk. Ha? Dito ay insikapitbahay namin, walang hiya din kagaya mo. Kaya naiiba na tuloy ang tingin ko sa mga pumapasok sa INC Church. Hindi ko nila lahat, ha? Nadadawit dito ang simbahang INC dahil sa mga kagaya mo. Inaanalisa ko ngayon, Monica Fernando. Ikaw, marunong ka bang mag-analyze? Yung mga sinasabi niya, hindi ko naman siya binabanatan dito. Hindi naman ako galit, ganito lang ako magsalita. Hindi ako magtuturo ng salitang Panginoon, ng Diyos, kung ako ay may galit sa puso. Maganda nga ito, nanunuro ako eh. Kisa magbalaura, hindi ba kayo appreciate dyan? Dapat mag-appreciate kayo. Yan ang i-analyze mo. Sino ang mabait dito? Melanie Kitchen, Missil Japina, magbago ka na, ibalik mo ang dati mo kasi nung nakilala kita, mapagkumbaba ka. Ngayon, grabe ka naman balahura, pakiramdam mo. Pakiramdaman mo ang nangyayari. Ha? Sabi ni Suan, Monica Fernando, kung sasambahin mo si Japoko, doon ka sa simbahan niyang kulto. Totoo yan. Yung simbahan mo, misil kulto. Oh, wala kong sinabi dyan, ha? Wala kong pinangalanan anong simbahan mo. Alam ng lahat yan. Kasi kung hindi, hindi kayo mag-uugali ng ganyan. Ha? Monica Fernando, smart pa si Michelle, patawa ka. Tama pang tawagin ng mga tao dito ng mga demonyo. Tanga ka rin. Oh, kung hindi ka naman ganyan, pasensya na, ha? Medyo mahina yata ang utak mo, Monica Fernando. Doon ka, sa kulto mo. Ah, Warrior Mama, Monica, di mo kilala yan. Ako kilala ko yan. Alam ko, nasa pusang isip niya. Sa kamera mo lang kilala yan. Totoo. Kami mas nakakilala dito, lalo na ako, naging kaibigan ko to. Mas kilala ko tong taong ito.
Pero sino ang demonyo niya? Sino ang tinraidor niya? Hindi ba kadimonyuhan ang pagtatraidor ng isang tinuturing mong kaibigan? Tinanggal mo lahat yan. Ha? Dahil sa sobrang silo, sinusak ka. Ay, tingnan mo buhay mo. Sirang-sira. Kung hindi ba naman kayo, yung mga sumuporta dyan sa isang Misil Japina, i-analyze ninyo. Ang taong walang ginagawa sa kanya, pinagbabalahura niya. Yan ba ang mabait? Kahit anong sabihin ninyo dito sa Kalingap, ang Kalingap tumutulong. Kayo, tumulong ba? Kung tumulong man kayo para ma-shout out kayo, para magpasikat pangalan ninyo? Nati, shout out sa'yo, Chris Cruz. Hindi kailangan ni Japina na magbago. Kayo magpanalig na negatibo, kayo magbago, maawa kayo sa inyo magkaluluwa. Ako, Diyos ko, Lord. Baka ikaw ang kailangan magbago. Kung ito ang pananaw mo sa buhay, tignan mo nga litrato mo, puro mga bata na kapalibot sa'yo. Ngayon, palalakihin mo ang mga anak mo maging balahura, maging demonyo, Monica Fernando. Yung litrato mo, punong-puno ng mga bata. Kung ganito ang mga pananaw mo, na tama ang mga ginagawa ni Michelle Japina, pues, pareho kayong mga luki-luki. Hindi kasalanan yung magsalitang luki-luki. May mga siraulo kayo. Dahil hindi kayo marunong mag-analisa kung alin ang nararapat, kung ano ang tama o mali. Kasi ang tingin ninyo nabubulagan na kasi katotohanan na ang tama, ginawa ninyong mali. Na mga taong gumagawa ng tama na tumutulong, ginagawa ninyong demonyo. Anong klase pag-iisip yan? Di mo ba pinabasa yung mga sinasabi ni Michelle Japina dito para sabihin mong smart? Kasi anong smart? Smart sa kabubuhan? Dapat maawa kayo sa kaluluwa ninyo kasi nababaliw na ang mga utak ninyo. Dapat ipagdasal ninyong layuan kayo ng mga demonyo kasi nabubulagan kayo sa mga sulusulo mga demonyo sa mga sarili ninyo. Na mga ginagawa ni Michelle Japina dito, tingin ninyo tama? Nawala kayo sa sarili. Kasi mga patay ang inyong mga kaluluwa, mga patay ang mga espiritu ninyo. Wala kayong mga Holy Spirit. Totoo lang. Yung mga tao may Holy Spirit, alam nila, makikita nilang malinaw na mga tama ang mga ginagawa dito ng iba. Titignan nyo lang mga tao dito sa kanyang buhay. Kukwintahin o yumaman dito. Alam nga naman, trabaho din ang mag-YouTube. Alam nga naman, ibigay lahat, hindi na pakainin ang sariling pamilya, hindi nagagawa ng sariling bahay. Ayan o, sabi ni Alexandra, Monica, nanay-nanayan ni ni Michelle Japina, baka binabangungot ka lang, saan ang pagkatalinto niya ni si Michelle Japina? Pakipaliwanag nga po, ang tawaging ko to si Kuya Bal, yan bang smart? Bakit Diyos ba siya? Gino, shout out sa'yo. Nagtuturo ako ng Bible dito, papasok ka dito, tatawagin kami mga demonyo. Yan ang nga eh. Takot sa mga salita ng Diyos.
Bakit? Bakit nga ba? Ha? Umaasenso ng kunti ang buhay ni Kuya Bal at Kalingap. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Aper nga, manuri nga tayo. Puntahan natin ang libro ng Malakay. Ha? Puntahan natin ang Malakay 29, verse 15. Malakay tayo. Okay, Malakay 29, verse 15. Grabe. Eh, hindi pala 29, ano pala sinasabi ko? 39. Malakay 39. Verse 15. Sinasabi doon, na yung mga nagbibigay, distingin mo daw ang Panginoon kung hindi niya ipaplan ang bahay na yan ng mga blessings. Kaya bless po si Kuya Bal at Kalinga Brab. Bless na bless. Hindi pala 29, verse 9, nalito tuloy ako. You are under the curse. You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse. Magkano ang tithe? 10% ang kinikita natin. That there may be food in my house. Test me in this. Test me in this, says the Lord Almighty. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have enough room for it. Kaya maganda ang magbigay. Dahil mas blessed ka dito kaysa hindi nagbibigay sa mga nadamot, mga madamot. Mas blessed ka po dito dahil mas dudublihin pa, pupunuin ang bahay mo ng mga blessings galing po sa Diyos yan. Malakay 3:9. Ito nagtuturo ako ha. Asa na si Chris Cruz? Nasaan ka na, Monica? Gusto kita magkausap. Hinahide si Chris, tangan-tangan comment. Ah, nakahide pa si Monica? Nahinahide ba? Sayang. Wait lang, pabalikin natin yan. Ang bibilis ng aking mga keyboard warrior. Huwag kasing mang balahura, no? Para hindi kayo ma-hide. Dito yung mga kalingap, mabibilis ng mga keyboard warrior. Yan. Sabi, huwag sana MJ, kung nakikinig ka pa, huwag mong hayaan na kainin ang galit at buot ang puso mo, sabi ni Marilyn Agunos. Yan, dapat kay Japina ay paliguan ng holy water. Ayan, Marian Dizon, ayan, set out sa'yo. Yan. Twin MJ, set out po. Monica Fernando, where na you? Dito na me. Estrella in Black, sabi niya, Trider yan si Japina, Ma'am MC. O, Trider talaga yan. Kilalang kilala ko talaga yan. Oo. Hello po, sis. Maria Bima, Miguel, set out sa'yo. Sabi ni Pisaya ako, kaya walang nanonood sa'yo na tagkalingap ang hiling mong makipag-away. Ano? Ano mga kalingap? Nandito mga kalingap po. Mga kalingap ang nandito. Bisaya ako, nasaan ka? Where you na? Nasala kayo? Ha? Bisaya ako. Ha? Sino may sabi sa'yo? Kaya nga o,
Lynn Pipito, shout out din sa'yo. Si Simsi, shout out. Kasi yung mga kalingap kami dito. Diba talaga na si Ranjay ng bait? Uy, grabe, Bisaya ko isa ka rin yung binabagungot. Kalingap kami, tangao. Diba? O, oh, ayan. Walang bumanat sa inyo dito. Bisaya ko isa ka rin papansin. Nabahin mo na lang yung amo mo. Doon ka sa kulto ninyo, ha? Nabuboard ba kayo? Bumanat kayo. Okay lang sa akin yan. At hindi sasama ang loob ko. Di ako magre-reklamo. Di ako magre-reklamo. Ngayon, kung i-content ko kayo, hindi ibig sabihin nagre-reklamo ako. Ihahambing ko lang ang mga ginagawa niyo dito sa Biblia. Dahil yun ang gagawin ko araw-araw, magbibigay ako ng content dito galing sa Biblia. Sabi ni Estrella, tama ka, Ma'am MC, barya lang niya yung 5,000. Yan ang sinabi niya. Oo, tapos sabihin niya doon. Sabihin niya doon na wala daw siyang pera. Ha? Nasa akin pa ang screenshot na yan. Oo. O, ayan, Michelle, o. Oh. Ha? Sabihin mo, hindi mo kailangan ng pera. Ah, mga kaibigan, alam ko hinintayin niyo ako mag-live. Honestly, pinahinga ko muna ang isip at puso ko. Pero di pa natapos mga pagsubok na naman sa buhay ko at pamilya ko. Oh, may mga iyak-iyak pa o mga emoji diyan. Na aksidente na sagi ng kar kahapon ng pamangkin ko kasama ng kapatid at papa niya. Isa na puruhan at ngayon nasa ICU at tipo malaking halaga. Dati ako ang tumutulong sa nangangailangan. Pero ngayon, nakakahiya man, ako na, wala ka talagang hiya. Nanghihingi ka pa. Okay? Nakakahiya man, sinabi mo dito, pero ngayon nakakahiya man ako naman po ang kakatok sa inyong mga butihing puso para humingi ng tulong. Nakakahiya man, sobrang laki po need ng pera, 50,000 a day sa ICU. Aabutin daw mahigit 1 million. Hindi po mahalaga ang kahit magkano, basta bukal sa puso niyo. Kahit tulungan ko, pamilya ko, di ko kaya. O, di mo pala kaya, bakit nagyayabang ka ng 5,000 barya lang? At di naman ako mayaman. O, pinagyabang mo nga barya lang pag umuwi ka sa Pilipinas, kalahating milyon ang bit-bit mo. Ha? Salamat in advance po sa mga tutugon sa aking panawagan. Ha? Tutugon sa kanyang panawagan. Sobrang laki po, need na pera, 50 mil. Araw-araw, aabutin daw, di ba? Oh, may mga paganyan-ganyan ka pa. Di ka ba nahihiya, Michelle? Bago ka manghingi ng pera sa mga tao dito, lalo na sa mga OFW, mga tao na mas mahirap pa sa daga. Kaya nga ng OFW ang mga tao dito, mga kawawang OFW, para makatulong sa kanilang pamilya. Ngayon, hahakutan mo pa ng tirang mga yan, gagawin mo ang paawang effect. Gagamitin mo ang pamilya mo dito para makakurakot ka ng pera. Hindi ka ba nahihiya dyan? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Itong ginagawa mong pambubudol sa mga tao? Ang dami mo kaya nabudol na bibigyan ng pera sa iyo ay? Hindi ka ba kinikilabutan sa ginawa mong pambudol sa mga tao dito? Dapat bago ka nang hingi, bininta mo na ang bahay mo. Sinanla mo na ang bahay mo, lupa, ninyo, pati kutsi. Dahil pag bininta yung bahay mo, ilang milyon yan, pero ayaw mo? Gusto mo makalamang sa mga tao dito? Panglalamang ang ginawa mo, Misil Japina. Kung titignan natin mabuti yan. Panglalamang. O, sinagot ko na yan kay Ilby. Ang batas sa lupa ay batas din sa langit. Kung sinong naunang tumira, yun pa ang pinapatawan ng sanksyon.
Sila ang nanguna. Sila ang manghingi ng tawad. Sabi ni Alexandra Elby, bakit ikaw ba nailagay sa kabaong? Bakit sila nailagay sa kabaong? Dahil hinangad nilang mamatay ako. Hindi ba yan kasalanan sa mata ng tao at mata ng Diyos? Kung kabaong na pag-usapan, walang masama yan. Dahil maraming mga kabaong ginagawa dyan. Pero hangarin mong mamatay isang tao? Sabi ni Alexandra Elby, alam mo ba kung paano din nila binalahura si MC? Sabihin mo rin sa kanila humingi ni Slash. Oh, humingi ni Slash, sorry, I'll be ready to do my part. Tingnan mo, araw-araw, araw-araw ako, galit ba ako? Hindi. Dahil kailangan nila ng pera. Kung gusto nilang gamitin ang pangalan ko, go right ahead. Sabi ni Banat Pagsin, go right ahead it. Bakit kayo matatakot sa kabaong kung buhay pa kayo? Matakot kayo na mag-ano ng mga tao dito. Kasalanan sa Diyos yan. Ako, naawa ako sa pamangkin mo, ha, Michelle? Naawa talaga ako. Naawa ako. Dahil ito nadawit sa kasalanan ginawa mo sa amin lahat. Huwag kang magmayabang at magdiwang. Alalahanin mo, Michelle. Malala ang sakit ng ina mo. Dahil pag ang karma ang tumama sa iyo, sunod-sunod yan. Tapos sabihin mo, sana mangyari ito sa mga kapatid ko. Matapos mong gawing content ang nangyari sa mga kapatid ko, walang kinalaman dito sa Facebook, kami sa social media. Si Japina, alam niya ang tama at mali. Pero ayaw niyang gawin ang tama. Pira-pira lang para kay Japina. O ngayon, dahil hindi na siya pwede mag-content, natakot siyang ma-strike ng mga kalingap. Ha? Ngayon, gagawin niya, gamitin niya ang kanyang pamangkin para makakurakot ng pera. Dahil wala siyang kikitain pagdating ng Disyembre o January. Kayo mga supporter ni Japina, makinig kayo. Di nyo ba alam ginagamit lang kayo? O wala, bigay na natin na ginamit nyo ni si Japina para humbana sa mga kalingap dahil galit kayo sa kalingap. Dahil hindi kayo na-shut out, hindi kayo na-promote. Uy, trabahuin ninyo inyong mga account. Ngayon kung magbigay kayo, huwag ninyo. Ha? Nasa Biblia, oh, pag nagbigay kayo, huwag niyong asahan na ibabalik pa yan sa iyo. Dahil nakatanggap na kayo ng biyaya yan, pag nagbigay kayo, once nagbigay kayo, meron kayong tatanggapin na biyaya pabalik sa inyo. Kaya ngayon, ipapabalik ninyo mga binibigay niyo sa kalinga, dahil galit kayo sa kalinga. Ibig sabihin, magdudubli-dubli yung biyaya, ibabalik yung pera, tapos nabiyayaan kayo. Mas lalo kayong gagabaan. LB, bumalik ka after matapos ang parusa mo para ipasok ka namin sa kaba. Ah, naswa katuloy sa siptik na. Good choice, LB. Oh, sabi ni Alexandra, LB, bakit yung nilagay din nila sa lapidas si MC, okay lang ba sa'yo? Di ba patas na? Nakapaong sila, nilagay naman nila sa lapidas si MC. Pero ako, hindi ako nagtatanim ng galit. No? Sila, patuloy. Mga taong mapagtanim ng puot, kagaya ni Michelle Jepina, dapat lang talaga silang magsama-sama. Bibs Black, kaya nyo yan, ipadyos na lang. Oh, pumasok dito, hindi mo na timingan, sis Bibs. Pumasok dito, tinawag kami mga demonyo. Si Michelle Jepina. Barya lang, barya yan, barya lang, barya. Yung 5,000. Pero ang katanungan, kaya ba na mga supporter mo bumuo ng 1,000 para panggastos doon sa pamangkin mo? Kawawa naman yung pamangkin mo. Kasi hindi ka marunong magpakumbaba, hindi ka marunong magsuri. Magpakabait ka na, oy.
Ha? Pakabait ka na. Warrior mama, entitlement lagi ang hanap niya lagi sa kahit kanino at pag di nakuha, nagbabago ng anyo yan, nagiging rebelde ang ugali. Oo, totoo yan. Yan ang ugali ng isang Miss Filipina. Pag hindi nakuha ang gusto at ayaw niyang sumunod sa kanyang mga desisyon, sa kanyang mga panunusol o mga ideas, oo, magre-rebuild yan. Kasi gusto niya siya talaga at firming siya ang masusunod. Kasi credit grabber nga siya eh. Maria Arcelita Lumaan, siya tao sa'yo, Miss Sinalit, ako damtansang. Si Chapina, kailanman hindi yan magbabago. Hanggat puno ng galit ang inggit ang puso ni Michelle. Yung galit niya, no, nanggaling sa sobrang pagkaingit, sobrang silos. Astang bata, matanda ka na, Michelle. Nangulubot ka na. Hindi ka na bata. Hindi na rason yung pagmamaktol mo dito, pambabana, kasi lalo kang bibirahin ang karma dito. Sabi ni Maria Arcelita, kala ni Japina, sikat siya kung balakrain niya si Kuya Bal at ikaw, Ilse. Oo, totoo yan. Kaya nga sinasabi ko kanina, laos na yan. Laos na, pili kang ibangon ang kasikatan niya. Eh, wala na eh. Laos ka na, matanda ka na eh. At mas marami pang magagaling na mga reactor dito. At least ako, proud akong sabihin na tunay at lubos-lubos ang pagbabago ko dito. Kahit maliit man ang views ko, okay lang yun. Salamat pala kay Kuya Bal, sinat out ako kanina. Thank you po, Kuya Bal. Kasi sa dami-dami mga tao nandoon, 1,900 mahigit ang mga tao doon. Nakita pa ako ni Kuya Bal ng salita doon. Thank you po, Kuya Bal, ha? Tabulin vlog siya tao sa iyo. Vivian, good PM po, Ma'am MC. Salamat po sa inyong lahat. Prayers, MJ, we can give to your relatives. Yun lang ang kaya nating ibigay sa kanyang pamangkin. Prayers. Na sana kumaling, no? Sana kumaling. Ayan. Pag-pray po natin na kumaling ang kanyang pamangkin. Ipag-pray din natin lumambot ang puso ni Miss Japina. Ipag-pray din natin dahil ang isang Miss Japina lumayo sa Diyos. Bumalik ka, Michelle. Magpakatotoo ka, huwag kang maging hambog. Huwag mong hintayin ang panahon na ma-strike ka. Ah, sabi ni Amrel, Michelle, mahiya ka, puro kayabang, may problema ka nga, ganyan pa ang pag-ugali mo, kaya ka nakakarma. Pinagtawanan ka ng mga tao dito sa ugali mo eh. Mga kaibigan na ang tawag, dati ang tawag mo, demonyo at kulto. Sabi ni Alexandra, 50K a day, ibig sabihin naka-private. Ah, ganun ba yun? Kung 50K a day, tignan nga natin yung picture. Mukhang naka-private nga, no? Oo, mukhang naka-private nga, ano? May pira pala, eh, naka-private, eh. Bakit manghingi ka pa ng mga tao dito sa mga tao na bubunol ka? So, ibig sabihin, hindi ka lang balahura, hindi ka lang salbahe, ha? Hindi ka lang isang demonyo, kundi budulista ka pa rin. Nadagdagan tuloy ang bansag sa'yo. Namamali mo, sabi ni Maria Bima, namamali mo sa social media. Tapos totoo yan. Nung nagbibigay ito sa kalingap, nanunumbat. Ngayon, may gana pa, manghingi, namamali mo sa social media. Hindi ka ba nahiya, nasusumbatan ka rin? Ibabalit rin yung sumbat sa'yo dito sa kalingap na ginawa mo? Kung ako sa'yo, huwag ka nang mamalimos dito sa social media para sa gastos dyan sa pamangkin mo. Ang magagawa lang namin dito, dapat ginawa mo na hingi akong tulong na pagdasal niyo po. Ganon! Hindi yung pira!
Hindi mo kailangan pera, mas mayaman ka pa sa mga tao dito. Mayaman ka pa sa amin. Kawawa naman ang pamangkin niya, inaasa niya sa ibang tao, walang privacy. Patituloy ang pribadong buhay ng pamilya mo. Binitbit mo dito sa social media, ganun ka na ba kawalang niya, kakapal ang mukha mo? Wala ka ng awa? Lahat na lang gagawin mo para magkapera ka? Akala mo, laki na itulong mo sa kalingap, kapal ang mukha mo, sabi ni Ambril. Magpost samantalang yung binigay mong pira kay BSM, hindi naman galing sa bulsa mo. Galing sa mga kasama mong sponsor. Totoo yan, legit yan. Anong binigay mo? Yung barya na 5,000 kay Rachelle? Na pinagyayabang mo? Kung magbigay ka, huwag ka na magyabang. Huwag mo nang ipo sa community mo. Bayad ka na, Michelle. Dahil pag tumulong kay Hilo Triple M, shout out sa'yo. Pag tumulong ka, huwag mo nang ipaalam sa social media magkano tinulong mo. Mga tao dito ang tumulong, hindi nga nilalagay sa kanyang community kung magkano halaga ang mga tinutulong eh. Gaya ni Manu de los Santos, kagaya ko, hindi ako nagpupos sa mga ano kung magkano tinutulong ko. Huwag mo ipos yung tulong mo at huwag mo isumbak. May nagsabi sa comment, fake or scam daw yan, Ma'am MC. Hindi, totoo yan. Galing mismo sa community niyan, kinuha namin. Sinabi lang na fake or scam kasi napahiya. Napahiya. Lahat ng mga taong napapahiya po, gagawa yan ang paraan na hindi kunwari sila. Galing yan sa community na in-screenshot ko mismo. Nandun yung mga upload ni Kuya Bal, andun yung mga ano ko, mga picture ko, nandun yung kay Ate Ida, nakaganyan si Ate Ida. Ginabaan ka ay! Hindi ako galit ha? Ginabaan ka, Michelle, ginabaan ka kasi nakaganyan si Ate Ida, praise the Lord. Nagdadasal doon sa simbahan. Tapos, nilait-lait mo. Hinamak-hamak mo. Sabi ni Ambril, akala ko ba barya lang sa iyo ang 5K ni Miss Ing, patawa ka. Haha. Sabi ni Maria Padilla, si Ambril Rinosa, may galap siya daw sa Ambril. Walang news report, meron ba? Baka gawa-gawa lang niya to, baka ibang tao yan eh. Alexandra, tanong, alam kaya ng pamilya na naghingi siya ng tulong sa social media? Baka hindi. Pwede rin alam dahil yung nanay niya nanonood naman ng araw-araw yun sa kanyang sa social media, nanonood yan. Kaya pinahintulutan rin siguro, pinukonsinti ang ginagawa ng kanyang anak, no, na bastos, na demonyo. Nanonumbat pa, tama, sabihin mo, Michelle Japina, na nakatulong ka na naman. Ngayon, ikaw naman ang dapat tulungan. Sumbat pa more. Nanonumbat dito, oh! Ha? Dapat hindi mo na sinabi na ikaw ay nakakatulong. Dati ako ang tumutulong sa nangangailangan o nanunumbat. Nasaan na? Iniwanan ka na ng Holy Spirit, Michelle Japina. Iniwanan ka na. Wala ka ng konsensya. Dalang tao, may Holy Spirit, may konsensya po yan. Alam ng pamilya niya yan. Kasi nakausap ko nga si Melo eh. Melo Dilapas, yung kapatid niyang babae. Pati yung kapatid niyang lalaki, nakausap ko dati yan. Alam! Pero kinukonsinti para sa pira. Oh, babes. Tignan mo yung kanyang mga salita dito sa akin at kay Blair Pisade, kapastos-pastos. Sabi ni
Hindi daw kailangan ng pangaral. Marlene Aguno, sana MJ, hindi na kailangan ng pangaral. O, nabasa ko na pala. Darating ka ng panahon, hindi ka rin paniwalaan. Obey God. You must obey. Ah, nandito, oh. Yan pa na nandita niya sa akin at kay Bertisadi. Hayop daw ako. Sana ako naging hayop. At kailan ako naging hayop sa'yo? Na ikaw naman na nangunang bumira sa akin. Kay Ingrata. Ako muna ang inbinira mo. Tapos si Ingrata. Tapos sinunod-sunod mo ang lahat. Anong kasalanan namin sa iyo? Tapos nang nag-rebattle kami sa iyo, galit ka dahil nag-rebattle kami na binalahura ka. Eh, nambalahura ka eh. Pumasok ka dito, nambalahura ka, inunahan mo kaming lahat, sinugod mo kami. Nagpapabiktim effect ka. Ha? Pabiktim effect ka eh. Parang kasi spoiled brat, kala mo bata. At tanda-tanda mo na nangulubot ka na. Malapit, hindi mo ba alam ni Silvia Pina, no? Na ang Diyos lang nakakaalam kung kailan tayo kunin ng Panginoon. Malay mo, baka kukunin ka na dahil may sakit ka nga ka mo na sikretong sakit mo na hindi alam ng pamilya mo. Dapat na magpapakabait ka lalo eh. Ako, bago ako nag-ilis dito, nagdadasal ako. Nabalutin ako ng Holy Spirit na kahit isa man lang sa mga tao dito ma-memorize ang isang content ko ditong Proverbs 21:23. Huwag kang manumbat, no? Huwag kang manumbat. Sabi ni Pip Vlog, ipagdasal na lang natin. Pag-pready natin na sana maglabas si Michelle ng millionist niya. Oo, totoo yan. Ilabas mo yung million mo. Andyan, oo, nakatiyak, tiwang-wang yung malaki mong bahay. Kasi naman eh, pamangkin mo yan, di ba? Anak ng nanay mo, kapatid mo. Ngayon, ah, tungkulin po yan na magulang mo na tulungan yung pamangkin mo. Hindi tungkulin niya ng mga supporter mo o mga tao dito para magbigay ng pera sa iyo. Para mamalimos ka dito, manghingi ka ng pera, mambudol ka ng mga tao dito. Kasi malawak po ang mga ari-arian ninyo dyan sa Bulacan. Idna Buises, sa tao sa iyo. Sabi, nakalive pala siya, umiiyak. Kailan? Ngayon? Bima pa niya, mayroon akong balita na aksidente pero hindi ko sure kung pamilya ng pamangkin niya yun. Nakarating pa nga kay Tulpo. O ayun, baka kikita kayo tapos yung nakabangga. O so, habulin ninyo kasi karapatan yan sa nakabangga na magbayan. Hindi dito sa mga taong sumuporta o nakasubaybay, nakikibuse lang sa inyo, hihingan mo ng pera. Nag-live ba siya, Vlogify? Ayun na nga, itawa ng tawa, banat ang banat, iyak later. Matapos yan iyak, tatawa na naman yan, babanat na naman yan. Wither lang, sabi ni Vlogify. Talaga. Huwag ako, Michelle. Huwag mong lukuhin ang mga tao dito. Dahil kami, sinasabi ng Panginoon, be wise as a snake, be innocent as a dove. Oo, Amrel, yung problema niya sa pamilya dito niya binubuntong sa social media sa mga kaaway niya. Umiyak, ginawa na kuntin siya na naman naglabas sa social media. Huwag siya, madrama ka talaga. Ito. Oh, iyak ka ngayon? May limit kasi. Ako ba, Michelle Japina, umiyak ng binanatan mo ko? Ginagawa mo kong content? Umiyak ba ako? Sa
pasalamat at inextract ang under chuba para sabi thank you. Natatcha ko talaga siya sa appreciate ko kayo. Iyak later, bakit mo pagkakabuti naman yung malainit yung ikaw nagpupos kay ikaw dapat. Sa buhay natin mga tao, pagkakaunawaan sa pagdating ng puntong ganito. Hindi dapat ginagawa sa kapwa yung ganyan. Hindi daw dapat ginagawa ang ganyan. Eh, ikaw nga gumagawa niyan. Nag-uumiyak ba ako? Nagmamakaawa ba ako? Nanghingi ba ako ng tulong sa mga tao dito? Hindi. Dahil mali. O, ay sabi ni Alexander, ayan, ang sinasabi ko sa iyo, Mr. Japina, tawa now, iyak later, bakit mo pagsasabihan si Bullpoint Man at MC na manahimik na lang, ikaw ang nagpuwas, kaya ikaw ang dapat sisihin. Dito na lamang po. Ayoko pong magiganito sa harapan nyo, no? So, sa mga... Jesus, mag-drama ka pa. Drama pa more. Pati doon sa mga viewers na 40 o 50 ni Marilyn Chang tsaka ni Ballpoint Man. Mga tao po kayo, may mga anak po kayo, may mga pamangkin at pamilya. No, ginagawa niyo pong libangan yung pangwawalang yan ng kapwa. Hindi ko ginagawang libangan ito, Michelle. Inihambing ko ang buhay mo sa Biblia. At ikaw ang nag-post, ikaw ang may kasalanan. Ha? Ikaw ang nag-post, ikaw ang may sala. Bit-bit mo ang mga personal mong buhay dito sa social media. Binit-bit mo rin ang mga personal kong buhay dito sa social media. Binit-bit ko ba ang pamilya ko dito? Crocodile tears, binibian bilang. Amen. Yung po pinagdadaanan namin, sabihin nyo pa na karma, wala po akong ginawang masama sa kapwa ko para sabihan nyo ng karma. Kapagitan nyo pa yung picture ng pamangkin ko, grabe po kayo. Umiiyak ako ngayon para sa pamangkin ko, hindi ko kayo iniiyakan. Diyos na lang, bahala sa inyo. Yung may ginawa man ako dito sa social media, lahat pagtulong sa kapwa ko sa kahit anong paraan. Pa-victim effect ka na naman, Miss Japina. Drama-drama pa more. O mamaya, tatawa ka na naman. Babanat ka na naman. Mga kaibigan, ano? Pasamantala po, magpapaalam mo na ako sa inyo dito sa YouTube. Kung lumabas man po ako, siguro yun yung... Yun yung mga panahon na siguro meron na ako magandang sabi ni Emrel, wow, may isip kami, Michelle, alam namin kung sino reactor ang dapat namin paniwalaan. Yan mga blue ang nagbibilog mo, huwag kami mga organic dito sa social media. Totoo yan. Sabi ni Alexandra, bakit MJ, ikaw ba hindi walang hiya, sinasagot ka lang namin. Walang hiya ka eh. Hindi naman kita inaaway dito. Imbis na manghingi ka ng sorry sa akin sa ginawa mo sa akin, tinatawag mo pa akong demonyo at hinahangan mo pa sana mangyari sa pamilya ko ang nangyari sa pamangkin mo. Tabulin vlogs, hindi po kami ang gumawa ng ganyan kundi ang Diyos dahil sa pagbabalahura sa mga tao. Binalikan ka lang sa mga sinasabi mo, ha, din sa kanila. Nura-nura sa tao sa iyo, iyak pa more, drama pa more. Ha? Siya kaya ang nagpo-post. Oh my God, twisted ka talaga. Ikaw nag-post eh. Ako ngayon, maanohin mo. Pagkakitaan mo, yung pag-imot-imot mo para maraming magbibigay sa iyo ng pera, Michelle Japina. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga ginagawa mo? Tapos ibibintang mo sa akin na ginawa kitang content at Ballpoint Man. Ikaw ang nag-post. Ikaw nag-bit-bit sa mga personal kasalanan mo. At nanunumbat ka pa. Iba? Warrior Mama, di nasabi ko na yan, MC, na paglabas niyan, papaawa yan, true, diba? Oo, totoo yan, Warrior Mama. Kilala natin na mabuti itong isang Michelle Japina. Ako po, ilang beses mo nang sinabi, manahimik kanina lang pumasok ka dito sa live ni MC at sinabihan mo mga viewers na hanyo, patimonyo. Sino ang walang hiya, Michelle Japina? Diba?
May konting good news para sa amin kasi nagising na siya. Nakapagsalita na siya ng konti. Pero everyday is, ano yun guys, everyday parang pagsubok na, no, hindi pa siya ligtas. Ayan, Michelle, sabi ni Tapulit Vlog, sana matigil ka na. Baka mas may malala pa na susunod kung patuloy ka pang malahura sa mga taong tumutulong. Sinasabihan mo mga kulto, sana maisip mo rin Michelle Japina. Ha? Binifian Abila, reap what you sow. Balahura ka, o. Oh. Di ba? Anong sabi dito sa binabasa ko sa Book of Luke? Wow! To all of you naman na nanghahamak sa amin in the end. Tawa ngayon. Sinabi, yung mga tumatawa in the end of times, iiyak din kayo. Ito na! Ito na! Yan ang kasagutan ng mga ginagawa mo sa amin ni Kuya Bal. Wala kami kasalanan, pero banat kayo ng banat sa akin at kay Kuya Bal. Dito o dito? Is ko nga? Dito? Tignan natin. Is natin lahat ito. Pagkakitaan mo pa ngayon, yung paawa effect mo, mukha ka ngang pera. Sorry God ha. Tao lang. Sorry lang God ha kung mali ang sinasabi ko. Kasi itong tao na to, Lord, matigas. Sobrang matigas. Pusin ko yung screenshot na to. Kasi pagkatapos ng live na to, matatanggal to mga komento dito eh. Guys, bukod po sa financial na pinapanawagan ko, mahalaga din po yung panalangin natin. Siyempre, so hanggang dito na lamang po mga kaibigan at inyong mahalaga talaga ang mag-pray. Iyan dapat ang pinagpiri mo, ang sarili mong magbago, Michelle Japina. Magbago ka na. Ilang beses kong sinasabi sa'yo, magbago ka na. Ha? Halos magtatlong buwan na ako nagsasabi nito, magbago ka na. Sinimulo, ang alam ko, ma'am MC, may isa pa siyang property sa isang subdivision. Oh, totoo yan. Oh, ma'am. Meron siyang bahay sa isang subdivision na binibinta, life niya po yun. Pwede niya rin pong ibinta. Ngayon, manghihingi ka ng mga tulong sa mga tao. Bubudulin mo ang mga viewers mo na walang alam na may mga property kayo. Warrior Mama, pinag-pray ko yung pamangkin. Pinag-pray natin yan. Pinag-pray natin yung pamangkin niya. Pinag-pray din natin ang kanyang pagbabago. Sabi niya, manahimik muna siya. Ay, manahimik ka na, tuloy mo na yan. Huwag ka lang bumalik at mag-rebattle dito. Dahil pag bumalik ka pa, Michelle Japina, ito sabihin ko, tandaan mo sinasabi ko. Magpapatuloy ang karma mo at lalong lalala. Sabi ni Luna Simira, Diyos ko, mangilabot ka sa ginagawa mo, huwag mong gamitin ang Diyos. Bakit? Nagtuturo ako ng Biblia dito. Ha? At hindi ako nangangaway. Pinasok ako, tinawag kaming lahat na demonyo dito. Ako bang pinagsabihan mo, Luna Simira? Naghumili ako dito. Yan, yan sabi mo, yan doon mo sabihin sa kanyang life. Ludi Samira, kung nabibingi ka, huwag ka dito sa live ni MC, syunga ka.
Ha? Tingnan mo ginagawa mo, ikaw magbago. Ako, ang tagal ko, baka bulag ka lang. Tingnan mo nga mga life ko. Binabanatan ko ba ang mga taong bumabana sa akin araw-araw? Kasama si Mr. Japina, paninilang pagpira sa akin. Wala akong kasalanan kapag si Mr. Japina magmulat sa pool. Alam niya yan. Pero ginamit ang pangalan kong birahin ako para pagkapirahan. Ginamit ang Kuya Bal para pagkapirahan. Ginamit ang pamilya ko dito para pagkapirahan. Pinagtawanan ninyo ang pamilya kong namatay. Ha? O saan ang hostesya dyan? Doon mo sabihin, hindi dito. Hindi ako galit sa'yo. Dalisa ka rin na Bulacan. Alexandra Hoy, Lori Samira. MC po ang pangalan ni MC. Ikaw ang nabulakan. Ikaw ang gumising. Doon ka magbigay ng 100K, sabi ni Marisa Sunakawa. Hello po, Marisa Sunakawa. May galap sa tao sa'yo. Nagbaliw-baliwan lang yan, akala nyo? Tumulong po at tutulong pa ang Panginoon na po ang bahalang magbalik sa inyo, no? God bless you everyone and thank you in advance po. Gcash po or kung magagaling man po sa ibang bansa, mga ibang tumulong sa amin, siguro po, kung hindi nyo, ilalagay ko na lang po ano, sa baba po ng comment section, ilalagay ko na lang po yung Gcash at saka po yung, anong tawag doon na, yung iRemit po ba yun? Hindi ka ba nahihiya na pinag-iitan mo pa rin paghihingi ng pera sa mga tao na may mga property ka naman? May property ka na binibinta mo at property ng mga pamilya mo. Hindi ka ba nahihiya? Ngayon talagang confirm ang sinasabi ko na pinagkapirahan mo lang ang pangalan ko, Kuya Bal, at lahat ng mga reactor dito sa Kalingap. Dahil alam mo, hindi ka na makapag-content sa Kalingap. Dahil manatakot kang ma-strike. Pinag-iitan pa yung Gcash-Gcash mo? Nalagay ko lang po mga kaibigan sa comment section and sa mga gusto po akong kontakin, no, active din naman po yung account ko na Michelle Japina. I-mail nyo na lang po ako doon. Nadadala kayo sa kanyang kadramahan, ano? Kawawa kayo, kawawa yung pamilya ninyo, mga OFW na sumusunod na Miss Japina. Mas kawawa ang pamilya ninyo. Kasi hindi ninyo alam na naglakihan ang mga bahay ng mga kapatid ni Miss Japina. Pati si Miss may bahay doon na binipinta. Nanay niya may palasyo. Mayaman pa yan sa inyo para magpauto kayo magbigay ng pera. Oy, congratulations sa inyo. Masagana po ang buhay niyan kaysa sa inyo. Naghihirap yan sa ibang bansa. Walang trabaho yan si Michelle. Upo lang yan. Tumatanggap lang yan ang mga pera. Ginawa kayong palabigasan na yan. Hindi responsibilidad ng mga tao dito ang tumulong, ang kaya lang namin magdasal. Pero hindi responsibilidad ng mga tao dito ang bigyan ka ng pera para ayuda dyan sa hospital na yan. Ang may karapatan magbigyan ng pera, yun ang kasagasa. Dramahan mo mga tao dito. Buti na lang yung mga Kalingap, matatalino, hindi mga uto-uto. Gcash, Gcash Bumor Video, Gcash. Ang galing mo mang budol, Michelle, tapos manunumbat ka sa mga tinutulong mo noon. Tutugon at magbibigay ng tulong at sa mga tumulong po. Thank you so much. God bless you all. Oh, God bless. Gagamitin mo pa ang Diyos. Pero hindi mo ginamit ang Panginoon na pinabanatan mo ako at Kuya Bal. Gamit mo ba yung pamangkin mo, yung picture mo, yung thumbnail mo?
Ah, gamit mo pa? Di, wow, para magkapira, no? Hindi fake news, guys. Hindi fake news yun. Sa pamilya ko. Marian Barco, may ganap siya sa iyo. Ang lakas ang tama. Hindi ko sila pinapansin kasi sabi ko, darating din na araw, magkikita kita kami sa tamang lugar. Huwag sana mangyari sa pamilya niyo yan, Marilyn Chang, tsaka Ballpoint Man. Hindi niyo kung ayaw paiyakin ko sa rebattal lang. Michelle Yabina. Ha? Ito sabihin ko sa iyo. Kung mangyayari man ito sa mga kapatid ko, dahil po, ito ay tinutulutan ng Diyos. Ano ipakaso mo sa akin? Ikaw naman na nangunguna sa akin. Pinalahura mo pamilya ko. Bit-bit mo, ha? Ang mga nangyayari sa pamilya kong namatay, pinagtawanan ninyo. Nagpalakpakan pa kayo. Lahat kayo dyan, nagtatabnir sa pagkamatay ng mga kapatid ko. Lahat kayo dyan, isa-isa kayong nagdidiwang. Pinamunuan mo, pinangunahan mo. Ngayon, sabihin mo, huwag sana mangyayari. Eh kung mangyayari, din mangyayari. Pero kung mangyayari yan, hindi dahil sa nagsalita ako dito, ihambing ang sitwasyon mo sa mga ginagawa mo sa amin. Iba yan. Ngayon, magpapaawa, gamitin mo mga luha-luha mo, luha ng crocodile tears. Hindi man hustisya ng batas ang makahabol sa inyo, hindi kayo makakalagpas sa langit. Totoo. Sa ginagawa niyo. Ako, Michelle, siguraduhin kung mapunta ako sa langit. Nang sinasabi ko, wala akong galit sa iyo. Pinatawad at pinatawad, ilang beses kitang pinapatawad. Pero pumasok ka dito para balahurain ako, tawagin akong demonyo. O kinuntint mo, ang dapat ng ginawa mo sana, pumasok ka dito at nag-apologize sa akin. Hindi porque tinago mo na yung content mo sa pamilya ko, okay na ang lahat. Sabihin mo, nanghingi ka ng patawad dahil tinago mo, di totoo yan. Iba ang paghingi ng personal na tawad sa social media dahil social media mo kung binalahura. Binalahura mo ako, Kuya Ba, Ate Itna. Ngayon sabihin mo, huwag sana. Kung mangyari, mangyari. So yan guys, kaya din nyo ako nakikita ang nagla-live kasi everyday. Pasensya na po kayo. Sa totoo lang, Michelle, itong iyak mo, depression yan sa sarili mo. Hindi ka umiyak dahil yung pamangkin mo na bangga. Hindi ka umiyak dahil yan. Umiyak ka dahil depressed ka. Depressed. May depression, may sakit ng depression. Kaya ka umiyak, hindi para doon sa pamangkin mo. Walang maniniwala sa iyo na iniiyakan mo ang pamangkin mo. Okay? Wala. Walang-wala. Maniniwala pa kami na bakit ka umiyak? Dahil sarili mo ay depressed ka. Thumbnail pa niya, thumbnail pa niya talaga ang kanyang pamangkin para manguliksyon ng pera dito. Hindi ba napakakapal ng mukha mo? Gamitin mo ang pamangkin mo dito para manghingi ka ng pera. Ang dami ninyo mga ari-arian. Ang bilis mong isangla mga ari-arian dyan. Napakabilis. Pumunta lang kayo ng banko, dalhin ninyo ang mga deed ninyo. O ito isangla ko. O magkano ang bahay mo? Magkano ang property appraisal ng bahay mo? O sabihin mo 1 million. O sige, pahiramin kita ng 500,000. Para manghingi ka dito ng mga pera ng mga tao? Kasakiman!
kaibigan ko, humingi din ako ng tulong. Sa awa naman ng Diyos, mga kaibigan, may mga katulad nyo, mga dati ko lang viewers na naging kaibigan ko. Kahit pa paano, nagpaabot sila ng tulong. Ayoko po sanang gawin ito kasi kahit pa paano, syempre, meron tayong, kahit sa katawan, meron tayong hiya. Kaya lang, talagang ang weakness ko po yung pamilya ko. Parang wala akong kayang, wala akong di kayang gawin para sa pamilya ko. Di ba mayaman ka? Di ba sabi mo, tuwing umuwi ka, kalahating million bit-bit mo, barya lang ang 5,000? Eh bakit ngayon ginagamit mo to para mapabudol ka ng maraming pera? Ano bang meron sa'yo? Ano bang plano mo, Michelle, dyan sa pirang nakukurakot mo ngayon sa mga tao na naniniwala sa kasinungalingan mo? Ako, hindi ako naniniwala. Dahil mayaman ang mga kapatid mo, malalaki ang mga bahay. Pati ikaw, mayaman ka. Mas mayaman ka pa sa mga OFW. Hindi ka ba kinikilabutan dyan, ginagamit mo ang Panginoon? Pero nang panahon binabanatan mo ako, hindi mo naalala ang Panginoon kung tama bang ginawa mo o mali. Mahiya ka. Vicky. Pasensya na po kayo. Hindi namin pinagtatawanan ang pamangkin mo, Michelle Japina. Pinagdatasal pa nga namin. Pinagtawanan namin ikaw. Ikaw. Dahil yung kayabangan mo, imbis magpakumbaba ka, nanatili kang mayabang at hambog mapagmataas. Tapos gagamitin mo ang pamangkin mo dito para mamputol ka uli. Dahil wala ka nang kikitain. Huwag kang piki, ha? Plastic. Huwag kang plastic. Oo, naaawa kami sa pamangkin mo na hindi dapat ito nadawit sa mga kalukuhang ginagawa mo dito sa social media. Pero ang ginagawa mo, ginagawa mo itong investment. Iyak-iyakan mo mga tao dyan para maawa, para malaki views mo. Napaka... Pasensya na kayo guys, ha? Napaka... ano guys? Napakasalang operasyon nun. Imagine niyo yung tinanggal yung dugo niya sa loob ng ulo niya. Tapos. Alam mo, Michelle, kung hindi mo kami binabalakura ang mga kalingap, matutulungan ka sana ng kalingap. Kung mabait lang ang pagpasok mo, pero hindi eh, binalakura mo kami mga kalingap. Inuna mo ako. Na-guilty ka? Tinanggal mo yung content mo sa akin, sa pamilya kong namatay? Pero hindi mo kaya manghingi ng patawad sa akin sa social media? I'm sorry, MC, na content ko at ipamilya mo. Napagtawanan ng mga viewers ko. Kami nagdiwang. Walang tumawa dito sa nangyari sa pamangkin mo, Michelle Japina. Pinagtawanan namin yung kalukuhang ginagawa mo dahil nakarma ka. Pagdusahan mo yan. Maghapa yung utak niya. And then, everyday po, sa ICU, no, sa ICU siya ngayon, everyday, magbabayad ang magulang niya ng 50,000 a day. So, ganun yun, kamahala, abutin po ng million kasi 3 months siya. E anong ginagawa ng mga property niya? Nakaupo lang dyan. Sa ulo niya, bago ibalik yung bungo niya. Si ballpoint man, Kuya Tony. Tsaka si Marilyn Chang. Kung natutuwa kayo ngayon, Marilyn Chang, ballpoint man,
Sa ngayon, ipagpapasa Diyos ko lang muna kayo. Pero tandaan niyo, may araw din ang kasamaan niyo. Magbawakas din ang kasamaan niyo. Nandito mga viewers ko, Michelle Chepina, walang tumawa sa nangyari sa pamangkin mo. Ulitin ko ha, walang nagdiwang dito sa nangyari sa mga sa pamangkin mo. Saksi ang lahat dito. Pinagdasal ka. Pinagdasal namin. Pero ikaw, yung pagkatao mo, pinagtawa na namin kasi hambog ka. Sabi ni Vlogify, ako na condolence from next daw eh. E di wow. Oh. Di ba yung mga kasama mo? Mas balahura pa yan. Nagdidiwang? Nagdidiwang kayo, di ba? Ngayon sabihin mo, babalik mo sa akin, na ako nagdidiwang. Wala, hindi ako nagdidiwang dito. Nagdidiwang ako dito sa kasamaan mo. Dahil ikaw na karma. Nakaupo lang mga yaman nyo dyan, pero gusto mo mangurakot ang pera dito sa mga tao. Para mabola mo silang lahat at maawa, magpaawang ipika. Yung mga piki, kaplastikan mong pag-iyak-iyak dyan, na kunwari umiyak ka. Umiyak ka dahil may depresyong sakit ka na eh. May sakit ka ng depresyon. Huwag mo kong bintangan. So ayun guys, pasensya na po, ano, hindi ko makayanang di umiyak. Sa kabila ng pinagdadaanan mo, may mga tao pala talaga sobrang kademonyohan ng pagkatao. Pero may mga tao din, mga kaibigan, na kahit na hindi mo kasundo dati, pahanga ka sa kanila kasi may natitira sa lang kabuti ang puso. Ayan, oh, sabi ni Maria Bima, hoy, Maria, MJ, hindi kami mahirap, pero mataas ang dignidad namin sa sarili. Mayaman kami sa dignity. Mayaman kami sa integridad, Michelle Japina. Mayaman kami sa paniniwala namin sa Diyos. May paniwala ka pa sa Diyos? Tapos sisisihin mo ako sa nangyari sa pamangkin mo? Sisihin mo ako? Na ikaw mismo bumana sa pamilya ko, eh, di ba gaba na yan? What you do to others will do unto you. And God will pay back trouble to those who trouble His children. And that is me, maas, dito. Kayong mapagmataas na balahura, na nananiwala na kayo ay tama, ha? Ituloy nyo lang. Binibigyan kayo ng pagkakataon. Binabasahan ko kayo ng Biblia dito. Wala pa rin tatama sa inyo. Babanggitin niyo pa rin na ako ang may dalian, pinagtatawanan kayo. Ibahin mo ko, Michelle. Hindi ako masamang tao. Shoutout nga pala, Kalabis Mendoza. Ayan, Yela Commander Turba. Sa tulong po na pinaabot niyo. At sa aking NJ family, sa aking bunso community, solid bunso family, salamat po sa lahat na pinaabot niyo na tulong. At sa mga nandito po, mananawagan na rin po. Hanggang dito na lang tayo guys. Dahil pare-pareho pa rin ang kanyang mga action dito, walang pagbabago. Ang Michelle Japina, hindi nagpapakumbaba. Ang Michelle Japina, patuloy pa rin naging hambog. Mapagmataas kahit na binira na siya ng karma, patuloy pa rin. At ang karma na yun, ginagamit niya para magkapira. Kung hindi ba naman makapal ang mukha, nakaupo ang kanyang yaman dyan sa Pilipinas na pwede namang isangla. Ha? Dami, oh, mga bahay-bahay nila, mga kotse nila. Ang dami. Tapos yung mga taong naniniwala sa kanya, ngayon, yun pa mas mahirap sa kanya. Grabe ka mang budol dito, Michelle. Budolista ka. Hanggang dito na lang. God bless sa inyong lahat po. At sana po si Michelle Japina ay magbago na. At manatili ng manahimik dito sa social media. Ito'y dapat isang aral sa iyo, Michelle Japina. Ikaw ang demonyo, Michelle. Kawawa yung pamangkin mo.
i-post mo pa sa social media, you are sickening. Ah, may malala ka, masakit ka. Yung mga Satanas, mga demonyo ang kasama mo, yan ang samahan mo. Kasi ayaw mong magbago, Michelle Japina. Ha? Tandaan mo to. Hindi kami ang masasamang tao dito. Kayo ang mga balahura. Kayo ang mga masasamang intention. Para sa sariling interes, sa ambisyon na magkapera at sumikat dito sa social media. Ngayon, ha? Sinampal na kayo ng katotohanan. Good night. Good night sa inyong lahat. I love you guys. God bless sa inyong lahat.